April 28, 2016. It's a Thursday. Ito po ang ating headlines. Commission on Elections, hindi na itutuloy ang mall voting sa May 9 elections. Record ng overseas voting sa nakalipas na 18 araw, nalampasan ang datos noong 2010 at 2013 elections. Department of Labor and Employment o DOLE, hindi maibibigay ang hiling na aumento sa sahod ng mga obrero sa National Capital Region sa Labor Day. Kauna-unahang microsatellite ng Pilipinas, inilunsad na sa orbit nito. Natagpo ang katawan sa Talipao, Sulu, dinala na sa Maynila upang maberipika kung sa pinugutang Canadian national na si John Ritzdow. At nasa 200 bahay ang nasunog sa barangay Tuktukan, Taguig City. Hindi na itutuloy ng Commission on Elections ang planong botohan sa mall sa May 9 elections. Ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, nagkaroon muli ng botohan noong Martes ang unbank at mula sa dating 6-1 vote, naging 4-3 na daw ang botohan nito kontra sa panukala. Ayon kay Chairman Bautista, isa sa mga naging dahilan ng pagbabago ng isip ng ilang commissioner ay ang sinabi ni dating COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal na hindi maaring maglipat ng presinto 45 araw bago ang halalan at kung ipipilit ay lalabas na illegal ang mall voting. Humingi ng paumanhin ang COMELEC sa mga botanteng pumayag na mailipat sa mga mall at kanilang presinto at naabala sa mga isinagawang hearing kaugnay dito. At idineklara na ng Malacanang na walang pasok sa lahat ng tanggapan sa buong bansa sa araw po ng halalan. Yan ay May 9. Batay po sa Proclamation number 1254 na inilabas ng palasyo, special non-working holiday, ang May 9 election. Ang naturang proklamasyon ay nilagdaan po ni Pangulong Aquino noong April 25, 2016. Mm-hmm. At ngayong nalalapit na nga ang eleksyon, lumalabas na si Vice President Jejomar Binay ang mayroong pinakamalaking ginastos sa mga kumakandidato sa pagkapresidente sa mga campaign advertisements sa loob ng 2 buwan mula nang magsimula ang campaign period. Ayon sa datos na nakalap ng Philippine Center for Investigative Journalism, mula sa campaign spending report ng Nielsen Media, umabot na sa 345 million pesos ang nagastos ng kampo ni Binay sa mga campaign ad. Sinundan nito ni Senator Grace po na gumastos na ng 331.4 million pesos. Liberal Party standard bearer Mar Rojas na may mahigit 200 milyong gastos. At pang-apat naman si Davao City Mayor Duterte na may 110.36 million pesos na spending. At pang-lima si Senator Miriam Santiago na may 59.4 million pesos. At umaabot na sa 191,427 ang nakaboto sa overseas voting o 30.19% po ng 1.3 million registered overseas voters. Sa loob po ng 18 araw na botohan, mas mataas ang bilang na ito kumpara noong 2010 at 2013 elections. Umaasa ang COMELEC na tataas o madodoble pa ang mga boboto sa nalalabing 12 araw na overseas voting period. Ilalagay na ng Philippine National Police o PNP sa pinakamataas na alerto ang buong pwersa nito bago magmayo a uno, Labor Day po yan, hanggang sa araw na ng eleksyon. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez, kanselado na ang mga leave at walang day off ha, ang PNP personnel oras na isailalim na sa pinakamataas na alerto ang pambansang pulisya. Lahat ng tauhan ng PNP na hindi naka-duty ay kailangang nakaantabay sa mga kampo upang mabilis na maipadala sa mga lugar na kailangan ang augmentation force. Magdadagdag naman ng tauhan ang Philippine National Police o PNP sa Pantarlanao del Norte matapos itong isailalim sa Commission on Elections o COMELEC-controlled area. Ayon kay PNP Public Information Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, magsasagawa ng assessment sa lugar ng COMELEC
militar at pulisya upang malaman kung gaano karaming puwersa ang ilalagay sa lugar. Maidedeklara ang COMELEC controlled area ang isang lugar kung mayroon itong matinding political rivalry, may mga private armed groups, loose firearms threat groups at violence sa lugar. Ito naman, ipinasubok ng Commission on Elections sa COMELEC sa mga opisyal ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang pagboto sa vote counting machine o VCM na gagamitin sa halalan sa Mayo. Sa demo sa Camp Vicente Lim sa Laguna, ipinaliwanag din ng COMELEC ang mga problema na posibleng maranasan sa araw ng botohan gaya ng pag-tamper sa mga balota at aberya sa makina at receipt printing. Matapos ang demo, 10 rin ang isinagawa para sa ipatutupad na final election security plan sa Calabarzon region. Layunin itong maipaalala sa bawat ahensya ang kanilang mga tungkulin upang matiyak ang pagkakaroon ng maayos at mapayapang halalan sa Mayo 9. Sa iba pang balita, usapin naman sa sweldo ng ating mga obrero. Walang dagdag na sweldo ang mga minimum wage earners sa National Capital Region o NCR sa Labor Day sa darating na May 1. Ayon po yan sa Department of Labor and Employment o DOLE, magsasagawa pa ng pagdinig at konsultasyon ang wage board kung nararapat nga na magpatupad ng aumento. Ngayong buwan ay nagsumite ng petisyon ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa wage board para hilingin ang 154 pesos na dagdag sa arawang kita ng mga obrero. Good news naman tayo. Medyo nakaka-proud naman sa ating bansa, no? Dahil nailunsad na sa kanyang sariling orbit sa kalawakan ang kauna-unahang satellite ng Pilipinas na Diwata 1. Pasado alas 7 kagabi ng pakawalan ng Diwata 1 mula sa International Space Station o ISS patungo sa orbit nito sa pangunguna ng British astronaut na si Tim Pei. Inaasahang mag-o-orbit ang Diwata 1 sa loob ng 20 buwan upang mangalap ng mga imahe ng bansa na magagamit sa pag-aaral ng weather patterns, agricultural productivity at disaster response and mitigation. Kung ikaw may magandang balita, ako naman ay may sad news. Kasi kadinala na sa Maynila ang katawan na natagpuan sa Talipao Sulu upang maberipika kung sa pinagutang Canadian national nga na si John Ritzdale. Ayon sa isang source mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP, bandang alas 3 ng hapon, nang dalhin ang headless cadaver sa Zamboanga City mula sa kampo ng Marine Battalion Landing Team 1, Patikul Sulu. Mula sa Zamboanga City ay isinakay ito sa C-295 o 95 plane ng Philippine Air Force patungo naman sa Metro Manila. Si Ritzdale ay kasama sa 4 na dinukot ng bandidong Abu Sayyaf sa Samal Island sa Davao del Norte noong September 2015. Pinalitan ng 501st Brigade Commander ng Philippine Army sa Hulo, Sulu na si Brigadier General Alan Arujado isang araw matapos ang pagpugot sa ulo ng Abu Sayyaf sa bihag nitong Canadian. Sa loob ng mahigit sa isang taon, nanguna si Arujado sa Joint Task Group Sulu na nakatutok sa pagbibigay ng seguridad at pagtugis sa mga kidnap for ransom group sa Hulo, Sulu. Tinanggi naman ni AFP spokesperson Restituto Padilla Jr. ang mga ulat na nagbitiw sa pwesto si Arujado dahil sa umano'y palpak na operasyon laban sa bandidong grupo. Si Arujado ay pinalitan sa pwesto ni Colonel Jose Faustino Jr. At kaugnay pa rin ang ating balitang yan, nagpadala naman ng sulat ng pakikiramay si Pangulong Aquino sa pamilya ni John Ritzdale na pinatay ng Abu Sayyaf Grupo ASG. Ayon sa Pangulong Aquino, handa niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang resolbahin ang seryosong problemang ito. Ayon sa Pangulo, isa sa mga leader ng ASG na si Isnilon Hapilon ay umano'y may plano ring dukutin si Manny Pacquiao o isa sa kanyang mga anak at maging ang kanyang kapatid na si Chris upang gamitin sa kanilang bargaining na pagpapalaya sa kanilang mga kasamang nakaipit ngayon. Nagbabala ang Pangulo sa Abu Sayyaf Group o ASG o sino mang mga kasabot nito na gagawin ng pamahalaan ang lahat upang matapos ang terror activities ng bandidong grupo.
Samantala, tututukan ng Power Task Force election ang mga kritikal na lugar na kung saan madalas may ulat ng pambobomba sa mga transmission tower. Oo, dapat lang. Madalas nangyayari ang pambobomba sa lugar ng Lanao at Cotabato na kinaroroonan ng Agus Hydropower Plant na nagsusupply ng kuryente sa malalaking syudad sa Mindanao. Kasama sa Power Task Force election, ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na magpapatrolya sa mga kritikal na lugar. At muli namang nanawagan ang Malacañang sa mga claimant country sa West Philippine Sea na sumunod sa mga probisyon ng Declaration of Conduct of Parties sa South China Sea. Kaugnay ito ng ulat na planong magtayo ng China ng outpost sa Panatag Shoal na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kay Presidential Communications Secretary Herminio Coloma Jr., balak ng China ay lumabas sa pahayagan na kailangan munang imbestigahan kung may katotohanan. Gayunpaman, sinabi ni Coloma na mas mainam na ang lahat ng claimants ay sumunod sa itinatadhana ng United Nations Convention on the Law of the Sea at bilang mga signatories rin ng kasunduan. Sinintensyahan ng Sandigan Bayan ng 6 hanggang 12 taong pagkakakulong ang Provincial Director ng Technical Education and Skills Development Authority ng Cavite na si Felicidad Zurbano. Sa resolusyon ng Sandigan Bayan 2nd Division, sinabi nitong matibay ang prinisentang ebidensya ng prosekusyon sa 13 counts ng graft laban kay Zurbano. Ayon sa korte, ginamit ni Zurbano ang kanyang posisyon upang mapili ang kumpanya ng kanyang kapatid na CDZ Enterprises para sa Office at Technical Supplies ng TESDA noong 2003. Maliban sa pagkakakulong, pinagbawalan din ng korte si Zurbano na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Hi. Ito naman, ilang buwan bago magpalit ng administrasyon, nagbitiw na sa tungkulin si National Food Authority Administrator Renan Dalisay. April 15 anya o niya isinumite sa Malacañang ang kanyang resignation. Kinumpirma ni Dalisay ang kanyang resignation sa gitna ng mainit pa rin issue ng kidapawan dispersal at lumalalang epekto ng El Niño. Ngunit, ayan na, nilinaw ni Dalisay na kinakailangan niya sumailalim sa medical procedure kaya siya nag-resign at wala umanong kinalaman sa marahas na kidapawan dispersal. So, coincidence lang daw. At least, hindi. At least kung may sakit man siya, okay lang. Pero ang nakakatawa, lahat ng mga ina-accused, di ba? Biglang nasa hospital. Actually, yun nga yung laging, di ba, pero pinag-uusapan natin dito. Kapag merong nang kinakaharap na anumang kaso o kaya mga issue, biglang nagkakasakit, biglang oo, hindi kaya. Pero after naman, okay naman. Okay naman sila, di ba? High blood, pneumonia. Lahat ng sakit actually lumalabas. Lahat, kaya nga sabi niya magandang business daw yan sa ano, magtayo daw ng ospital. Ospital sa tabi. Malapit sa, ano, sa GSIS building o kaya sa batasan. Pwede. Oh, tsaka hindi, alam mo maganda, may nagsuggest talaga na isang congressman niya na magtayo sa tabi ng batasan so that pag meron mga hearing daw, di ba, pero owned and controlled by the Congress, para may income naman sila. Lahat na lang. Lahat na sila. Papunta muna natin si Angela, tumakas na naman. Hello, good morning. Ayan. Hello ulit. Tumbling ulit. Oh, good morning ulit na good morning ka na kanina. Okay, gusto ko mag-good morning kasi may mga nakikinig sa atin ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Mm-hmm. Tayo po, sila po ay nakikinig sa programang Good Morning Kuya o GMK. Kaya nag-good morning tayo sa kanila, di ba? At good morning din sa iyo, friendly Nikki, na nakikita ko ngayon. Hello! Hello! Ayan. At ngayon po ay araw ng Thursday. Diba? Labing isang araw na lang bago ang eleksyon. Pero bago po ang lahat, tayo muna ay magpasalamat dahil tulad ng aking araw-araw na sinasabi at pinapaalala rin ni Kuya sa atin na every gising is a blessing. At good morning din. At good morning, good evening, good afternoon dun sa mga nanonood sa atin via live streaming ang untvweb.com. Pero sabi mo labing isang araw bago mag-election, pero kahapon lang was the start of the local absentee voting and ngayon po ay day 2
ng local absentee voting yon para kahapon din, 'di ba, Jack, sa dineklara nila at finally nagkasundo na sila na hindi na nila itutuloy ang mall voting. Nakakatawa lang kasi at this point we should be parang prepared na tayo, sitting pretty na tayo, waiting for the D-Day. Diba? At ngayon hanggang ngayon, nagtatalo pa rin sila kung anong mga dapat nilang gawin. Ayun. Pero good morning muna, Tito Dono. Morning, good morning. Good morning. Good morning. Hello. Yes, Tito Dono. Ang nakakapagtaka lang, bakit yung mga tao dyan ngayon sa Commission of Election, ha? Humingi pa ng advice doon sa dating commissioner na hindi dapat niyo gawin yan. Saka yun ang pinakinggan nila. Yun ang pinakinggan nila. So ibig sabihin, parang hindi nila kaya tumayo sa sarili ng paa. Or hindi nila masyadong alam ang dapat gawin. At hindi sila nagkakasundo. Pero alam man natin dyan kasi si Commissioner Guanzon at si Commissioner Bautista, di ba? Matagal na nag-ano yan eh. Mag-election lawyers yung mga yan eh. Natagal na lang babangayin yung dalawang yan eh. Ever since kahit hindi pa daw mga commissioner yan, nag-ano na daw. Wala diba, na sila talagang pagkakaintindihan. Pero yung mapayag na election lawyer ang uupo ng commissioner. Dapat neutral eh. Neutral. Kasi ang dami ng mga nakausap niya, ang dami ng naging kaibigan niya, ang daming pwedeng pagbigyan niya, di ba? Ay, nako. Dapat yung ano lang, yung parehas. Yun nga, at one point nga daw, kasi may mga interest yan noon. Tapos biglang, kunyari, ngayon, nasaya Comelec ka dati, kalaban mo Comelec. O after, pag di ka na commissioner, di ba, ano, may kaso ka against Comelec again in the future. Ano ba yan? Uy, pero kanina nabanggit mo, Diego, speaking of local absentee voting, di ba, second day na ngayon. Yes. I was asking nga Attorney Reg kahapon, di bumoto kami, Tito RJ, Tito Don, kahapon, pumunta kami sa... Day one. Sino minuto natin? Secret! tinatanong ko nga kay Atty. Reg kaso wala siya ngayon. Kasi yung experience namin doon ni Diego, okay naman, tuloy-tuloy, hindi naman yung bulto yung dating ng mga media personnel na bumoto doon. Mm-hmm. Pero tanong ko lang kasi hindi kami nakaranas ni Diego ng VCM. Walang VCM. Picos ang naranasan natin. Pero kahapon, walang VCM. Manual kami. We were given ballots, yung black ballots na may mga ano ba, presidente, vice president, and senators. Kami yung magsusulat. Although there are lists doon sa folder they have provided, pero kami magsusulat. Unlike dun sa ginawa naming demo noon sa political watch, sa poll watch, yung VCM with Comelec. Di ba sinishade yung number dito? Kami yung magsusulat. Para talagang manual. Tapos we put it inside an envelope and then we put the envelope inside an envelope as well. Tapos, bakit sinusulat yung pangalan namin dun sa envelope? Kami yung pinagsulat ng pangalan sa envelope. O dapat kasi dapat walang contact ang mga election inspectors. But I'm saying, alam nila kung sino yung bumoto nung ganitong certain boto. Hindi, nakasil yan. Hindi nila pwede buksan yan. Iya nga, pero may pangalan. Gets mo? Hindi ko siyempre may pangalan. Paano man, di ba, parang hindi. When you vote anonymous ka, wala kang pangalan. Hindi, because this is ano, di ba, Tito RJ? Tama ko ano yung trato ng Philippines sa local absentee voting. It's like the way the US treats absentee voting. Bubuksan lang nila yan. Ang alam ko, pag yung results ng primary or main election, masyadong dikit daw at kailangan nila ng swing vote. Oh. In other words daw, kung maliit daw, masyadong malaki ng agwat between 1 and 2, hindi na daw kinikilang. Ayan ang alam ko na trato parang ng Pilipinas din. Ngayon, so parang Angela. Oh, Tito RJ. Alam mo, kami ni Diego, naniniwalang maganda ka. Opo. Ngayon, pwede ba na huwag mong takpan yung kalahati ng mukha mo? Sa mikropono. Ano ba naman yung mic na yan? Buwisit na mic yan. Kasukin nga natin, tanggalin natin yung mic. Tingnan mo. Wala na mic. Si mic. Lagi niyo sa lala si mic. Yung angulo mo, ayan. Ganyan mo. Hindi mo siya, close kami ni mic eh. Sipahin ko yung mic na yan. Nagalit nga naman. Pero Angel, wala namang kinalaman sa boto mo ang suot ng kulay mo. Wala. O kulay na suot mo ngayon. Every time naman kung ano naman yung sinusuot kong kulay, hindi naman ako kung sino yung pinapanigan ko.
Tsaka dapat may wala sarili, monopolya ng kulay, di ba? May sariling decision yung utak ko sa kulay ng ano ko. At saka dapat wala monopolya ng kulay. Ang butuhan? Hanggang Friday, tomorrow. 3 days po ang local absentee voting. Up to April 29. Yes. Hanggang April 29. Tapos, yun, punta lang sila doon, ID lang. Maayos naman yung proseso. Although, hindi na kami siguro nila in-orient about what's going to happen. Tinignan lang namin ni Diego yung dapat gawin, yung ilalagay yung balota sa loob ng ano. Ako in-orient ako eh. Talaga, ba't ako hindi? Tinanong ako kung alam ko na paano bumoto ng ganito. Sabi ko, hindi pa. Bakit ganun ako hindi? Kasi nakabota ko once no ng manual, pero iba yung ginawa nila ngayon eh. Dahil ang daming safeguard eh. Tsaka yung ano yan eh, may inner envelope, tapos may sticker number 1 na may parang barcode, tapos may outer envelope pa, tapos may sticker number 2. Dalawang... Tapos pera pa yon sa loob ng envelope, may resibo ng isa na may serial number. Na, so, kailangan mag-match yung tatlo. Tapos yung sinulat yung pangalan sa labas. So talagang para bilangin yung isang boto, napakahirap na pagdadaanan na. Pinasabi niyo pa lang sa akin, ayoko nang bumoto. Pero yung RJ, mabilis lang. Pero mabilis lang naman ang ano, ang process, wala na naman, Amiria. Eh, pag bibilangin yun sa sobrang daming sticker na 8. Hi, Dr. Camille! Hello! Good morning! Diba napakahirap? Parang it will take so much time para mabuksan. Tapos, and then, titignan mo kung parehas pa yung serial number doon sa ganun. So, manual voting pala. Paano? Ang pero hirap, diba, ano? Dr. Camille, parang ang reaction ng ganyan, while understood naman, pero parang hindi ba parang ang term niya, parang praning tayo na sobrang, we assume na may madadaya. Yun talaga, wala tayong confidence. Kung nagiging cautious ka sa ganun, the mere fact na ganun yung ginagawa mo, ibig sabihin, wala kang trust dun sa kung sino man yung wala. Wala masyado talaga. Wala masyado trust na ipinapakita, di ba? Sa mismong yun sa, although confident ka dun sa boto mo, hindi ka sigurado kung paano siya bibilangin. So the mere fact na ganun pa lang, na nawawala yung trust mo at very cautious ka, then it says na, meron ka kagad pagdududa, yung doubt nandun na eh. So sila mismo nagbibigay sa atin ng perception na maging ano ka na maging doubtful ka rin, pagdudahan. Na maging cautious ka dahil kasi ganito yung kasi mga yan. Kasi 2 envelopes, 2 stickers, may stub. Pero ang inaano nila yung huwag kang magduda. Pero sa dami ng iikutan doon, talagang magdududa ka na. Diba? Tama po yun. Ay, nako. Ayan, no. Ang dami. Nabali, at least nakaboto na kayo. Oo, nakaboto na kami. Kasi may mga kasabay ba kayo, mga pulis? Hindi, kasabay namin kahapon, so mga media. Halos kasabay namin kahapon. From, kasi allowed din sila, hindi ba? Oo, allowed din sila. From the other stations, nandun sila lahat, halos. So, ano, dumating kami doon mga 9. Wala, konti lang ang pila eh. Alam ko around less than 1,000 daw nag-ano kahapon. Uh-huh. Mga 800 plus. And in-expect nila about 20,000-30,000 sa local absentee. Malamang ngayon daw yung mga pulis. Meron kasing lumabas. Kagaya nung dyan sa social media, lumabas yung sa Hong Kong daw, yung ibinoto nila, hindi raw yun ang lumabas doon sa may VCM ata sila. VCM sila. Absentee voting sa ano sa ibang bansa, VCM bakit pa rin kina-count sila. Kina-count na ba nila agad yun? Paano nila malalaman na hindi yun na ibinoto nila? Hindi, kasi di ba yung sa lumabas yung, sa na resibo. Yung resibo. Sinabi nila na yung binoto nila, supposedly Duterte, pero hindi lumabas doon sa kanilang resibo. Pero yung binoto nilang vice president na si Cayetano lumabas. Kaya lang ang isang kwento dyan, gumamit pala ng sign pen itong bumoto to kaya hindi nilabas. Eh, diba, yung pinaka-reminder nung nagpunta dito ang COMELEC sa atin, pinaka-reminder nila na gamitin na lang yung pen nila. Kasi nga, there will be times talaga pagka ginamit mo yung iba, hindi mababasa. Yung that specific pen, yung ganung klaseng pen, pwedeng ibang tatak, pero yung sign pen, kasi parang ball pen na rin yun, di ba? Hindi talaga daw siya mababasa or pwedeng mabasa. Yung ganun yung magiging mangyayari. Pero sinabi nga dun sa balita natin yesterday na dalawa pa lang daw ang incident na ganyan yung nangyari sa overseas absentee pero voting. Pero the mere fact na magkaroon ng dalawa. Pa lang, ha? Dalawa lang. Kasi sabi nila, ang dami kasi, di ba, kumala sa social media dito doon. Iba-ibang stories. Pero sabi nila, dalawa lang daw yung naitalang insidente. It doesn't matter. Tulad nga sabi, Doc Camille, kay isa yan, kay sampu yan. Nandun na yung doubt eh. Nakast mo na agad yung doubt doon sa mga voters. Yes, it doesn't matter kung ilan. Tama yan. Dumihap na nagkaroon ng ganong incident, talagang nandun ka agad yung doubt eh. Yes. So mahirap dahil kasi ang isang tao, parang sinabi niyo nga, kailan mo sasabihin na
na hindi ka magiging paranoid, eh yung trust na wala. Yun. And to build trust, hindi yan binabayaran. Hindi yan atama, hindi siya yung binibili. You have to really earn yung trust na yun eh. At sa papaanong paraan, maraming paraan, pero kung hindi mo magagawa yung paraan, well, it will end out na napaka-doubtful mo talaga. Teka lang, may live report tayo, no? Isang by-bus operation ang isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Quezon City kagabi. Dalawa ang naaresto sa operasyon at nakumpiska mula sa mga ito ang 2 kilong hinihinalang shabu. Nako. Alamin natin ang detalye niyan mula kay Reynante Ponte. Yes, Reynante, good morning. Yes, good morning, Diego, at sa ating mga kasambahay, at good morning, Kuya. Huli nga, Diego, ang 2 suspect sa bypass operation ng tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa parking area ng isang mall sa Sukat, Paranaque City, pasado 6:30 kagabi. Nagpanggap ang operatiba ng PDEA na bibili ng 1 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 800,000 piso sa 2 suspect na kinilalang sina Mark Chu Tiu, 38 anyos, at Cherry Ann Trinidad, 41 anyos. Nang magkaabutan ng pera ay dito na pinusasa ng mga suspect at nakumpiska pa sa kanila ang isang bag na naglalaman ng 2 plastic na may illegal na droga. Umabot, Diego, sa 2 kilo na hinihinala shabu ang nasa bat sa mga ito na may street value na 10 milyong piso. Ayon kay PDEA Regional Director Erwin Sangre Ogario, ilang buwan na din nilang tinitiktikan ng mga suspect na nagbebenta ng illegal na droga sa south area ng Metro Manila. Dadalhin naman ng mga suspect sa PDEA Detention Cell sa Camp Bagong Diwa na sasampahan ng kaupulang kaso. Samantala, Diego, 6 na tama ng bala sa katawan ang tinamo ng isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang lalaki sa Shangyo Street, corner Quezon and Barangay Kamuning, Quezon City, pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Kinilala ang biktima na si Josefino Riazo alias Jojo, 32 taong gulang, isang parking attendant at residente ng Park Avenue, Barangay Kamuning. Ayon sa mga residente sa lugar, nakarinig sila ng sunod-sunod na putok. At pagkatapos nito ay nakita na lamang nila ang biktima na nakahandusay sa tabi ng isang L200 van. Na-recover ang mga tauhan ng Sinulog Crime Operatives o SOCO ang 6 na basyo na caliber 45 pistol sa crime scene. At ayon nga sa kaanak, Diego, ng biktima, posibleng paghihiganti ang motibo ng suspect sa pagpatay sa kanyang pinsan na nag-ugat sa isang lumang alita na nangyari 10 taon na ang nakakaraan. Yan muna police report. Balik sa iyo, Diego. Yo, maraming salamat, Reynante Ponte. At teka lang, oh, nandito si Kuya. Oh. Morning, Kuya! Oh. Ayan ang ano, ayan ang tunay na mag-good morning. Araan po, ah. parang naalala ko yung Canadian eh. Good morning sa inyo. Kuya. Good morning. Ano? Guni-guni mo lang yan, Kuya. Guni-guni mo lang. Uy! Morning! Meron ka dyan? Meron. Ayos ah, bagay pala sa'yo, dyan ka na lang. Mula ngayon ha, dyan ka na lang ha. Bakit yun yung banner mo sa likod? Ano yung nasa likod mo? UNTV Radyo La Verdad po. Ganyan, ba't ganyan yung itsura? Parang campaign material. Vote for UNTV Radyo La Verdad, 1350. May number na ba yan sa balota? Oo nga, marunong mo kami magbasa eh. Ah, hindi alam. Kaya nasabi ko, ba, parang, ano ba yan, nakikiuso ba sa, ano yan, nakikiuso ba sa campaign period? Sasagutin daw po yan ni Friendly Nikki. Pinaano ko siya ng kaliwa eh, dahil masyado profile naman ginagawa sa kanyang masyado natatakpan ng mikropono eh. Alam mo ba, ibang klase pala, nalaman ko na kung paano ka na-biktima ni Angela Diego. Buti na intindihan ako ni Kuya. Malupit. Kalahin mo pa na pati yung nanay ko na-biktima. Bakit? Kabilin-bilinan ng nanay ko. Sabi, Uy, Mami Betrason! Bigay mo to sa ano ha? Bigay mo to kay Angela ha? Sa Bibo. Ay, kay Angela lang, hindi sa asawa. Hindi, si Angela nga. Kaya nga malupit eh. Diba? Kaya tuloy bilin sa akin ni ate mo. Oh, sabi ni Mami ha, huwag mo kalimutan, pinapabigay ito kay Angela. Baka, sabi ko, ano lupit mo ha, nasa kabilang ibayo ng mundo. Diba? Mami Beth, thank you. Yan ang mga, ano, yan ang mga strategists. Magagaling, diba? Ay, hindi, bibigyan ko lang kayo ng isang problema. Total, nandito na din lang ako. RJ,
Bigyan ko pa. May mga computer literate naman yung marami sa inyo. Gumagamit kayo ng mga cellphone, di ba? May mga applications kayo na ginagamit. O, eto, isang pag-iisipan nyo ngayon. Dahil tayo computerized election, ang isang dapat na ipanalangin ninyo ay ang isang malinis na halalan. Laging ganun eh, no? Wala naman natatalong, ano eh, lagi lang. Dinaya. Dinaya. Diba? So, ang susi ngayon dito ay napakalaking papel talaga na gagampanan ng Commission on Elections at ng Smartmatic. Diba? Sa ikapagtatagumpay ng malinis na halalan. Kasi kung papaanong, diba, ang octagon, ang pentagon, octagon. At lahat ng mga ano, lahat ng mga mga Oregon, yung mga ganyan, ano. Nakikita po naman paano nagkakaproblema minsan sa mga hackers, nagkakaproblema sa mga kung ano-anong, 'di ba? Halimbawa ay mga computer experts, napapalitan nila yung mga files, 'di ba? Eh pagka na-hack 'yan, makikita mo, bakit may nagpo-post? Hindi naman ako nag-post. 'Di ba? Parang hindi naman ako nag-post ng ganitong ano. Bakit may nag-post ng ganitong message or what sa account mo? Status. 'Di ba? So yung mga 'yan nangyayari yan. Siguro aware naman kayo diyan. Now. 'Di ba sa mga cellphone niyo, kagaya ni Diego, meron si Diego'ng style na application. Ang nakikita mo, ano yan? Picture ni Angela. Oh my. 'Di ba? Ano yan? Hindi, example lang yan, 'di ba? Ano, example. Sample lang. Teka, lumalabas ang boses eh. Meron na mali doon sa kabila. Tapos picture ni Angela 'yung nakalagay, pero pagka binuksan mo 'yon, wala kang ibang makikita kundi picture ni Angela. Ah, 'di ba? Pagka binuksan mo. Pero pag si Diego ang nagbukas, may mga picture pa sa likod nun. Matingin nga. Ah, di ba? Kasi mayroong mga tinatawag na hidden files. Ayan. Di ba? Tukuan mo ako ng ano, file, makita yung kuya. Oo, yung mga hidden files. Ano nangyayari ngayon sa mga hidden files? Depende kung alam mo yung pang-trigger. Or sabi mo, password, or kung ano man, para mabuksan mo yung hidden files. Yan, 'di ba? So, ang mga mahuhusay sa computer. Halimbawa, di nilagay ko ang pangalan na inilagay ko, Talia Javier. Yan. Tapos pinasok ko ngayon doon sa computer. Pagpasok ko sa computer, dapat lumabas sa screen ko Talia Javier. Mm-hmm. Pero dahil magaling ako, lalabas doon pagpasok ng Talia Javier, lalabas doon Rina Villamor. Diba? Paano yan? Ano ang nasa dako paroon ng kapalaran? Eh kaya, kayo patas-tas kayo sa survey. Tignan natin sa eleksyon. Tama. Totoo yan. Totoo yan. Itakits na lang sa eleksyon, kuya. Oh, diba? Parang, ano lang yan? Finals lang yan eh. Kaya nga, nakasalalay pa rin sa lahat na ang pag-uusap ay kung hindi mapapasok yung mismong mga naggagawa ng mga programs, ng mga files. Kasi, technically, kapag ka pinag-usapan natin yung inilagay mo, ganito. Pero pwedeng ang isend ng computer, iba. Dahil merong files na naka... Kung merong magbabalahura. Hindi ko sinasabing meron. Pero kung halimbawang merong magsasalbahe, lalo na kung ang magsasalbahe eh yung mismong nagpo-program, pwedeng ang ipinasok mo, iba. Eh Don Tenorio, ang lumabas ay Rene Jose. Totoo yun. Diba? At pwedeng ang ma-receive sa kabilang end na isinend at ipinadala, ang pangalan eh Rene Jose at hindi Don Tenorio. Kung sino yung gusto mong manalo, diba? Yun ang isisend nila. Oh, depende kung sino yung gumawa kaya ng program. Oh, yan. So, may... Pero may nagsabi sa akin, yung survey, papaasan ng survey, eh, instrumento yan para makakolekta ng marami. Pasang survey, maraming magbibigay sa'yo. O hindi mo naman sinasabi. Alam mo, one way or the other, totoo yun eh. Oh. Kasi, bakit? Eh, ang tinatayaan ng mga kita mo, di ba, meron dyan mga grupo-grupo, pagka kung sino yung mataas sa survey, yun ang dadalin eh.
Diba? Dahil, tapos sasabihin niya, oy, kami nagpanalo sa'yo, ha? Limti ka. Ilagay mo sa Department of Justice si Rene Jose. Yan. Si Diego Castro, gawin mo yung, Secretary of the Bureau of ganito, diba? Sasabihin ko, Bureau of Animal Industry, Pero magkakaroon po ng media briefing ngayon regarding doon sa CCTV coverage ng pagtanggap ng election returns at saka certificate of canvass ng mga boto para sa presidente at saka sa vice president. Ayan, CCTV. Makikita nyo lang kung sino yung lilitaw. Pero alamin natin kung anong detalye niyan with Brian De Paz. Brian, good morning. Kumusta ang Senado, Brian? Yes, Kuya. Good morning at welcome back po sa Senado ngayon. Patuloy na po yung kanilang ginagawang preparasyon para po dito sa nalalapit na eleksyon at ganun din naman yung kanilang constitutional mandate na kanilang inihahanda maging yung kanilang mga empleyado at mamaya ay gagawin na itong media briefing kaugnay dito sa CCTV coverage sa nasabing Certificate of Canvass reception. Ngayong araw ay inimbitahan ng iba't ibang media outfits para sa briefing patungkol sa CCTV coverage sa buong gusali ng Senado. Ang coverage ay para sa pagtanggap ng mga election returns at certificate of canvass ng mga boto sa presidential at vice presidential candidate. Ang Senate Sergeant-at-Arms ang maglalatag ng sistema sa CCTV coverage. Ayon kay Senate Sergeant-at-Arms at ganun din naman kay Senate Secretary Oscar Yabes, may mandato sa ilalim ng konstitusyon ang mataas na kapulungan na tumanggap ng COC at ERs sandaling magsara ang mga presinto matapos ang eleksyon ng alas 5 ng hapon sa May 9. Tatanggapin nila ang mga ballot boxes na naglalaman ng mga COC mula sa iba't ibang canvassing boards mula sa mga probinsya, maging sa overseas voting at local absentee voting. Matatandaang nitong Martes ay sumailalim na sa seminar ng COMELEC at Smartmatic Philippines ang mga opisyal at empleyado ng Senado para sa kanilang gagampanang tungkulin sa araw ng halalan. Sa Sabado naman, Kuya, ay magsusimula na itong gagawing pre-accreditation sa mga magko-cover na media sa nasabing CCTV coverage. Balik sa iyo, Kuya. Thank you, Brian. So marami na mangyayari pala, no? I need a lot of catching up. Yeah. Huh? Ingi ako ng payo sa'yo. Oo. Sino mo ito, Dobling ulupong. Jose Pacheco. Akala nyo sobra galing nyo. May gimmick pa kayong magulo nyo. Puro banat kayo kay Duterte. Wala naman kayong ginagawa. Puro kayong ngak-ngak. Mangkanor. Alam mo, Mangkanor, kaming dalawa ni Duterte, naging estudyante ni Jose Maria Chan. Sison. Akala ko. Jose Maria. Sige pala yun. Ang gulo nyo eh. So, kung magkakaroon ka ng pagkakataon na tanungin si Jose Maria Sison, and I hope, sana nakikinig ngayon, ano? Yung pinaglalaban mong si Duterte, sigurado ako na si Tenta pababa. Ako, 91 pataas. At alam ni Jose Maria Sison kung sino mas matapang sa amin niyang si Duterte. Oy, alam nyo ba na, hindi, para sa kalaman nyo, ang isa sa mga founder ng Hukbalahap si Karin. No, hindi hook pala. CPP. Ano? CPP ba? Hindi ba nauna? Yung hook pala. And ang sinasabi ko, yung itinayo ni Jose Maria Sison, isa ako sa, kumbaga, sa ano, naging sekretaryo. Kung merong national defense, merong ano. So hindi hook pala hap yun? Hindi. Kasi dalawa yan eh. Kay Alibasbas, kay Sumulong. At saka Tarok. Kay Sumulong, Alibasbas. Kay... Pero ang kababata mo, si Tarok. Si Joe? Hindi, matanda sa akin si Joe. Hindi, si Luis Tarok. Yan ang sinasabi ko na... Tanungin mo kung sino mas matapang sa amin nung sinasabi mo ang Duterte. Kaya nga alam nyo, si RJ,
Pagkapatapangan ng pag... Isang beses nga yan, gumit na yan sa gitna ng EDSA. Oo! Oh, tumayo? Sabi siya, oh, lahat ng 80 pataas lumabas! Sabi siya, sigaw ako, mag-ano lang ng barangay, ha? Pakita niyo sa akin talaga. Lahat ng 80 pataas. Eh, kaya nga yung mga magagaling mag-basketball, eh, hinahamon akong mag-basketball sa EDSA. Sige, lalaban ako ng basketball sa inyo. Lahat ng mga 60 pataas. Ay, hirap eh. Gusto ba naman isali ako sa liga? Oh, sige, sali ako sa liga. Basta lahat ng kasama, 60 pataas. Oh. Inaharap ko, kanya-kanyang tungkod eh. No? Bakit ano ba ang issue kayo? Ano? De, alam nyo, ano lang naman yan eh. A matter of, sabi ko nga dun sa kanila, ang bawat tao may kanyang-kanyang pananaw sa bawat bagay na nangyayari sa atin at sa bawat... sabihin mo na sitwasyon. Kaya iba-iba ka nang nagugustuhan. Parang merong gusto mapait, may gusto maasim, may gusto matamis. So depende sa analysis at depende sa panlasa mo yan. And it's only a matter of how you're going to defend. Kung ano yung nagugustuhan mo. Bakit? Minsan naman, may mga bagay na ang tawag nila doon, kapag hindi mo alam ipaliwanag kung bakit. Diba ka rin eh, no? Ayan yung mga tipong... Hindi ko lang kasi matanggap na nakaganon siya si Cayetano. At wala siya, pagkatapos nakalagay dito sa kanan, in God we trust. Oh. Eh, hindi ko maalaman kung paano bakit nilalag, ginagamit nyo pa yon. De, Amerika yun, di ba? Di ba sa dollar yun? Sa pera yun, yun. Oh. In God we trust. Alagay ko, hindi ko lang kayong karapatan. Sa akin naman, RJ, ano? You know? Kung ako naman ang tatanungin, wala tayong monopolya ng halimbawa ay salita na gagamitin o phrase na gagamitin. But it's only a matter of like parang ano bang lalapat ba sa'yo? Kasi parang ganito lang eh. Anybody can say mabait siya eh. Diba? But parang or anybody can say maganda ako. Yung salitang maganda... Hindi pwedeng sasabihin ni Rina, huwag mo gamitin niya salitang maganda. Ako lang 'yun. O sabihin niya, ako lang. O kaya hindi lapat sa iyo 'yang maganda. Eh papasok ngayon yung question ng beauty is in the eyes of the beholder, 'di ba? Eh pag alamaw sinabi mo, kasi ang isang pagkakamali mo RJ diyan. Pwede rin yung beauty is ano 'yun? In the eyes of the beholder. Oo. The beholden. Hindi, kasi ang pagkakamali mo dyan, RJ, ganito. Marami kasing mga kuminsan underlying, na, mga nakapaloob dun sa, halimbawa, sinabi ni Rina, ako maganda. Diba? O eh, hindi niya naman ikinu-qualify kung anong kagandahan ang pinag-uusapan. Halimbawa, nakita mo, sinabi ni Rina, ako maganda. Eh nakita mo naman eh, talagang ang itsura naman niya eh, hindi naman lumalapat dun sa salitang maganda. Pero hindi naman pala ang ibig niyang sabihin, eh maganda siya physically. Pero in general perception. Ang tinutukoy pala niya, eh teka muna, tanungin mo muna ako, bakit ko sinabi yan na ako maganda? So may katwiran siya. Bawa, ano lang yan, iba-ibang ano lang eh, iba-ibang angulo lang. Bawa, sinabi mo, in God we trust. Diba? Eh, you have to remember, RJ, huwag mong... dadamdamin yun na ginagamit na ito, kahit na mas matanda ka sa akin tuturuan kita. Ako naman naniniwala na tatanggap ka pagka tama eh. Oh, siyempre. Pag sinabing in God we trust, you have to remember there are many gods. Diba kasi napakinggan ko yan. Si Satanas tinatawag din niya Diyos ng sanlibutan. Diba? Kung paanong may ama sa langit, si Satanas ama din yan ng mga sinungaling. So pag halimbawa, ikaw ay tumawag ka ng tatay, ang tatay mo sasagot. Diba? Eh lang, ano mga halimbawa, tumawag ka, tay! Pagtawag mo ng tay, alam ng tatay mo na siya tinatawag mo. So ang sasagot yung tatay mo. Hindi pag halimbawa, tumawag ka, tay! Ang sasagot si Diego. Then alam niya hindi siya tinatawag mo eh, di ba? Kaya nga, kita mo si RJ, pagka tinawag, sabi ni iba, lo! Hindi tumitingin siya, RJ! Kahit ano mangyayari. Ayaw niya. Lang niya, parang magkakayari yan tayo dito. So, what I'm trying to point out is, there are different, ano,
there are different notions and concepts. Malay mo, sino tinutukoy nilang God? Oo nga. Tama. Gising na ba kayo? Good morning, Kuya! 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 Hi, good morning, Kuya. Good morning, Bo, Kuya. Good morning, Kuya. Good morning, Kuya. Good morning. Wala. Walang coffee. Wala man lang chocolate. Wala. Kumusta? Mga kaigsoon. Ha? Hindi, kaya ko lang kanina binabanggit, eh, di ba? Talagang minsan, de, depende yun sa ano eh. Parang ikaw ba, sabi mo, matapang ako, eh, depende kung paano mong kinaklasify yung salitang matapang. Di ba? Or paano mo ginagamit. So, hello. Minsan eh, it's only a matter of justifying kung ano yun. Ano ba nangyari dito while I am away? Ah, ano ba ang mga nangyayari? Parang bigla kayong matahimik. Ah. Pagka pinapanood ko kayo mula sa labas, parang wala ako naintindihan kundi sigawan lang. May napansin mo ba? May order na lahat kami nandito. para ako nagle-lecture nito. Hindi, pinabalik lang namin, Kuya, sa tama yung edad. Wala si Kong. Wala yung kabatch mo. Babalik yan sa akin. Hindi, si huwag ka mag-alala. Si Kong Erin, matatalo yan eh. Hi, Kong. Good morning. Hindi, syempre, pag hindi nyo ibunoto, matatalo. Oh. Bakit nandito ka? Hindi ka naman taga rito ah. May dala ka pang tsokolate. Thank you, Mami Beth, sa Kati Arlene. May dala-dala ka pang ano? May dala ka pang parang... No, pero eto ha, pag-usapan natin. Ano ba yung mga nakapaloob dyan sa... Kasi yung moralidad... ano yan, malalim na usapan ng moralidad eh. Para bang standards ano? Iba-iba kasi yung ginagamit na pamantayan ng iba para sabihin yung salitang. Halimbawa, mabait. Iba kaya yung sinasabi ko sa inyo? Kaya mabait, ba't mabait? May mabait kasi sa tao eh. Yung mabait sa si Moses nga nung sabihin ng Diyos, totoong maamo. Diba? Imagine, no? Gaano kaamo si Moses para sa Diyos? Pero kung ikaw tatanungin, sabihin mo, may barumbado si Moises eh. Bro, mo, hinagis niya yung dalawang tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos ng kanyang Ten Commandments noong nabuisit doon sa mga Israelites. Eh, binalibag niya yung, napanood niyo ba yung Ten Commandments? Binalibag niya yung two tablets of stones. Pero pagka tinanong mo, ang description sa kanya, totoong maamo. Di ba? Eh, iba-iba yung nagiging pamantayan. So let's talk about morality. Merong mga tao, kahit na ano pang nalalaman nila, kahit minsan sinasabi na nung budhi nila sa kanila hindi tamang gawin, ginagawa pa rin. Nararamdaman nyo ba yung question of accusing and excusing? Nararamdaman nyo na ba minsan yon? Yung parang may nag-a-accuse sa'yo sa sarili mo, ay, mali yan eh. Pero, on the contrary, may excuse ka naman. May nag-excuse naman. Hindi, kasi kaya ko lang naman ginawa yun dahil ganito. Diba? Kaya ko lang naman sinampal si Diego kasi ayaw tumigil ng pambubabae. Oh. O kaya... Kaya natin ulit ko yung example. Example. Diba? Kaya naman nakita ni Kuya kakating lang. Okay, sabihin. Kaya ako naman nasapok si Angela eh. Kasi ayaw tumigil lang kada daldal eh. Oh, 'di ba parang? Pero sa kabila, may nag-a-accuse din sa iyo. Kahit na. Tama naman
namang babae yan. Anong kalaban-laban sa'yo? Papaya-payatot na nga eh. Diba? Parang sasapukin mo pa. O, diba? Parang... Pero may nag-excuse naman sa'yo on the other hand. Eh kasi nga eh, kung hindi naman niya ako, pinilit niya ako eh. Ayokong mag-bad, pero pinwersa niya ako maging bad. Diba? Parang mga ganyan. So, may mga nag-excuse, may mga... Nararamdaman mo yung may excuse kang sinasabi sa sarili mo. At nararamdaman mo rin sa sarili mo, may nag-a-accuse din sa'yo. Diba? So, alamin natin, ba't nga ba tao, in spite of these things, patuloy pa din gumagawa ng immorality? Alam niya naman na immoral yun. Oh well, tignan natin ang Bible-based explanation dyan sa ating Biblically Speaking with Brother Eli Soriano. Kaya po ang tao gumagawa ng immoralidad dahil hindi kumikilala sa Diyos. Yun po ang pangunahin dahilan ng immoralidad sa tao, yung hindi pagkilala sa Diyos. Basahin natin po ang Roma 1:28. At palibhasa ay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Hindi nila kinikilala ang Diyos, Sister Luz. Ano? Hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Eh ano nangyari? Ay ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nangararapat. Alin-alin yun? Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian. Eh kaya pala ang tao hindi kumikilala sa Diyos. Kaya pala ang tao ay gumagawa ng immoralidad kasi hindi sila kumikilala sa Diyos. 'Yun ang sabi ni Pablo eh. Hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yung mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng kalikuan, kasamaan, kasakiman, kahalayan, kapanaghilian, pagpatay, pagtatalo, pagdaraya, kasamaan, mapag-upasala, mga mapanirampuri, napopuot sa Diyos, manlalait, mga palalo, mapagmapuri, mga ngatha ng kasamaan, mga demandang fabricated, mga masuwain sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, walang katutubong paggiliw, mga walang habag. Yan po ang dahil ng lahat ng immoralidad sa mundo, yung hindi pagkilala sa Diyos. Meron man silang Diyos sa bunga nga lang. Tito 1:16. Sila ay nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Yan ang sabi ni San Pablo. Nagpapanggap lang sila sa bunganga. Medyos man sila sa bunganga lang, pero sa pagkatao, sa puso, sa gawain, wala. Yan po ang dahil niyan, kapatid. Oh, anong pinagagawa niyo nung wala ako? Sisira lang. Parang ikaw, nagugas ka kagad ng kamay. Nilaglag mo lahat. Nilaglag mo kagad lahat yung kasama. Nilaglag ako sa silya ko, kuya. Ha? Ah? Ganun na tayo ngayon, ha? Laglagan na, ha? Okay. Oh, anong nangyari? Sige, kwento nyo sa akin. Uy, mga nagbabalot, ha? 5:40, grabe, alam nyo, grabe ang traffic ngayon, ha? Pataanan ninyo. Kaya ko init. Dumating ako ng alas 4 ng hapon sa airport. Nung isang araw, nakauwi ako sa bahay dito sa Quezon City mga mag-aalas 8 na ng gabi. Oh my goodness. Mga 7 halos pass. 7 hours? Ganun. Ilang oras ka, kuya, sa airport? Hindi naman 7 hours. Kumuwenta ka naman, Kikay. Kuya, I'm expecting for the worst, you know. Hindi, mga ganun. Ganun ka-traffic. Ilang hours ang stay mo sa airport mismo? Yung paglabas, yung carousel, kasi matagal rin dun. Oh, eh. Pero siguro mga 30 minutes lang yun. Oh. So it took me around a little less than 3 hours sa para traffic. Makarating sa Quezon City. Wow. From the airport. It's a traffic. Wow. Ganun ka, ano na, eh lalo ngayon. Tsaka, konting ingat sa mga
merong mataas na presyon dahil mainit ang panahon. Dahil ibang klase ngayon yun. 5:42 in the morning. Ayos ah, meron akong ano ngayon dito ah. Nakikitang ayan, nakikitang anong presyo muna, Kikay? Bago ang lahat, Diego. Pindutin mo ang pipindutin mo. Nasa iyo ang tablet, Kuya. Wala, wala akong ano. Na, kinuha ulit ni ano eh. Kinuha ulit ni Pogi eh. Ano, si Boy Isoy. Oh, yan. Boy Isoy. Anong pinagagawa mo dyan? Ang laki na. Uy, lumaki! Kinakansyawan ako nung ano. Kay Kuya yan eh, kay Kuya. Kuya, ito yung nangyari. Lumaki yung ano, yung ating pindutan. Habang ikaw ay nasa Brazil. Ganyan talaga matatanda. Oo, kailangan ng ano. Kailangan talaga ng matatanda ang... Naka-highlight ball. Ah, teka. Bago kayong magkaganyan. Si Kuya nang lilito, kala ko si Kika eh. Ha? Sabi mo, bago lahat, presyo si Kuya eh. Eh, para malito sila. Ayun. Ayun, tulad na nangyari nga sa iyo, Kuya. Ipit sa traffic. Baka nagutom ka, walang makain. Siyempre, nag-watch tayo ng mga weight natin. Hindi, yes. Gagawa tayo ng ano? Salad in a jar. Salad in a jar. Ilalagay natin sa jar ang mga ibang gulay para pwede ibaon. So, abo na traffic ka, pwede kang kumuha pa isa-isa. Yes. So, anong mga ingredients natin, Haris? Alright, meron tayo yung ating cherry tomato. Cherry tomato, ito. Ating pepper. Bell pepper, red and green. And then we also have ating cucumber. Meron tayong cheese and then meron tayong olive oil. Cheese. Pero feta cheese ito, di ba? Feta cheese. And goat cheese. Yan para low calorie, low fat. Yes. Feta. Mahilig ka ba sa keso, Kikay? Mahilig ako sa cheese pero parang hindi ko na maalala yung lasa ng ano, no? Feta cheese. Mas sa keso okay na kahit oo, ano. Hindi mo na ako picky eh. Ayan, sige. Haris, simulan natin. Alright, ating procedure. Napakadali ng kasambahay. Ayan, atin yung pungire. Ayan ang ating jar, Haris. Dapat malinis, lagyan ang ating cherry tomato. Yan, lalagay ang cherry tomato at yellow bell pepper. Yes, haluin po natin yan. Lagay po natin dyan. And of course, lagyan natin ating cucumber. Pugasan muna ang cucumber, Haris. Diba? Dapat lang. And then slice po natin ng maigi. And then lagyan natin ating bell pepper. Red bell pepper naman ito. Iba kasi lasa niya. Color combination. Maganda color combination yan. And of course, lagyan natin ang ating cheese. Yan ang ating cheese. Pwedeng feta, pwedeng blue cheese, pwedeng pasteurized cheese. Processed cheese. And then lastly, yung ating olive oil naman. Yan. Or kaya, pwede naman siguro ibaon yung olive oil sa isang maliit na container. Saka na ilalagay kapag kakainin. Oo, pagkakainin ng salad in a jar. Kita ang ganda ng color combination yan. Pero kaya ang ano lang natin tip is within the day, dapat makonsume na rin nila. Yung salad. Yung salad kasi mapapanis, ano? Yes. Especially na may tomato rin tayo. And then yung kanyang mga lasa-lasa magkakahalo-halo. So, baka magkaroon ng stomach upset. So, mas ideal nga, within 2 hours, dapat makonsume. Ubusin na ito. Yes. O yan, yan ang ating salad in a jar. Quick salad meal, ha? Quick salad meal in a jar. Ano naman ang lasa niyan? Medyo masim-masim, Kuya. Masarap dahil may cheese. Malalasa mo yung medyo alat ng cheese. So, ilang calories ngayon ng isang serving? Chef. So, 150 lang to kung wala yung cheese. Kung wala yung cheese. Ay, kung may kasama yung cheese. Ay, yung mga, yung sabi mo, Paris, kasama yung cheese. 30 grams ng cheese, 90 calories. Ilan? 30 grams. Dalawang full slice. 90 calories. Kung malaki na ba yun? Kung processed cheese. Malaki yun. Malaki. Isang oras sa treadmill lang. So, 90 ka. So, sabihin mo na 100 para merong 300 elbow. Kuya with olive oil. 300 with olive oil. Yung isang bote na yan. Yes. Oh, siguro naman eh, may impacho ka na dyan. Hindi mo makain yan. Sabihin mo, 150, di ba? Kung nag-maintain ka ng 1,200 calories per ubus day. Ubus na. Di ba? Medyo... Bawas na, no? Pwede na. Pero nutrient dense naman kasi, di ba? Yes. Pwede na. Calories. Ang problema lang kasi kung minsan, hindi tayo nakakapili nung tamang mabubusog tayo, pero mas mababa ang calorie count. Tapos, kumpleto siya ng kailangan ng katawan mo. Eh, kuya nga, 5 gram bar ng chocolate, 110 calories na yan. Exactly. Kaya nga sabi ko, ang isang donut nga ang isang donut, nasa 420 calories. Wow. Yung lalo na yung may feelings. Lalo na. Yung may, kasi nung panahon namin, alam nyo, kayo ngayon, iba na donut nyo ngayon eh. Nung panahon namin, pagka gusto mong pumayat, kakain ka ng donut. Hindi, yung gitna lang. Yung gitna lang. Kasi noon, lahat ng donut noon sa amin, buta sa gitna. Ay, gitna lang.
Oh, di ba yung well, eh ngayon eh, ang dami ng donut ngayon, wala fillings, wala nang butas, di ba? Tapos may palaman pa sa loob. Wala nang butas mga donut ngayon. Hindi ko na inform. Meron din ba? Yung hala ko may bagong trend. I was not informed. Sa mga tagal na ako hindi nakakapag-donut, iba yung tinitira ko dito sa bahay. Taga saan ba to? Minsan hindi ko malaman kung matanda sa una o kapapanganak pa lang. Somewhere in between. Hindi, pero di ba ngayon yung palaman nun, yung sa loob, yung mga feelings niya, talagang nagpapataas ng calorie. Tapos sasabayan mo ng di 400, sabihin mo na 400 na lang, huwag mo ng 420, 400. Sasabayan mo ng isang lata ng soft drinks, wow, yung soda. Sabihin mo, ilang calorie nun? Nasa 150. Oh. 150 plus 400, di 50. Ano ka na, 550 ka na. Hindi ka pa busog. Donut lang at saka soda. 550 calories ka na. Oh, eh, ngayon, babanatan mo ngayon ng kakain ka ngayon. Nung, kasi after ng ano lang yan, usually, after ng meal mo talaga na full meal, magpo-full meal ka ngayon. More or less, ang isang maghapon mo, pag ganun ang klase ng merienda mo, ng kain mo, full meal mo, di ka bababa ng 4,000 calories. Di ba? Mm. So, dagdag ka ng dagdag ng taba. Alam mo, si Boy, yung aking piloto, oh, nanggaling kami 249. Ngayon? 190 na lang siya ngayon. Wow! 190 na lang. Basta susunod lang sa gagawin mo talaga. Disiplina lang yan. A matter of discipline. Para doon sa mga gusto mag-unat-unat, dahil alam nyo, pinakamaganda bago ka lumabas ng bahay, well-circulated ang dugo mo. Yes, diba? Kuya. Diba? Para functioning lahat. Mm-hmm. Hindi yung patulog-tulog at nahuhulog ka sa bangko. Mm-hmm, kuya. Mamaya, malalaman ko yung hulog sa bangko na yun. Ito kuya, may natagpuan ako. Ay, may nalaman pala ako na parang oldest form of exercise sa Chinese ito. Hindi pala yung natalaman natin na Tai Chi, di ba? Tai Chi yung alam natin. Yung mga yung slow movement, motion. Slow movement. Sa kanila, meron pala sila yung oldest form nila. Ang tinatawag dyan ay Qigong. Pero ang spelling nila dyan ay Q-I-G-O-N-G. Qigong. So, para sabihin yung Doc Jo? Qigong. Oh. Ano yung parang internal ano yan eh? Parang... Eh ano ba yung nadidinig kong sinasabi nung pork chop na ano? Meron ba talagang gano'n? Kualaiping? Meron ba gano'n? Kualaiping? Ah, yung ano, parang you're greeting everybody. Kualaiping. Ano? Kualaiping. Kualaiping? Kualaiping. Parang tayo, pag ihinit mo lahat sila. Kualaiping? Kualaiping. Ayun. Hello na lang. Kualaiping. Kualaiping. Oh, so ito naman, Qigong. Oh. Ayan, ang kaibahan daw niya sa Tai Chi. Kasi kung ang Tai Chi daw, basically form ang focus nila. Dito naman, very adaptive daw ito. Kahit dun sa may mga injuries sa kanilang mga joints, pwede daw magawa ito. Unlike yung sa Tai Chi na very strict sila. So it builds your stamina, it reduces stress, and increase your vitality. So ang ginagamit nila dyan, more on the slow motion din sila. Pero hindi lang daw to for the elderly, unlike Tai Chi na for the elderly lamang ito. Itong Qigong na ito ay for the kids also. Kids and adults, ito pwede. So aside from that, marami pa siyang benefits. Ito pa yung mga benefits niya. Strengthens the organs, it loosens the muscles and builds power, it strengthens the nerves, and improves vascular function. So yan kuya, ginagawa pa yan sa China until now. Itong Qigong na ito. Itong exercise na ito. Pero hindi siya martial arts, katulad ng Tai Chi na martial arts ang martial form arts niya. Yung kuya. Form niya. Very, mas low pa siya sa Tai Chi daw, kuya. Okay. Maganda sa elderly. Pero alam mo, isa maganda din ngayon sa mga may edad na kagaya namin. Yung low impact exercise, yes. Pero hardcore pa rin. Yes. Paano gagawin? Gawin mo sa tubig. Water. Yes. Yung let's say, di ba, nagkakalisthenics ka, nag-ano ka, yung mga lahat. Zumba. Para, yung Zumba, gawin mo sa tubig. Gawin mo sa tubig. Alba, kaya nga nauso ngayon yung treadmill na sa tubig, yes, di ba? Yes, kuya. Kasi nga, para mas less yung impact dun sa ano.
Pwede kang maglagay ng ankle weights habang nasa tubig ka tapos tatakbo ka. Oo, pwede. Mas maganda yun. Mas mabibilis pero ka pa. Pero ang isang ginagamit namin, styropor. Parang yun yung inaangat. Kasi inaangat ka nun eh, yung weights nun. So, binaba mo yung ano. Yung parents ko kasi, yun ang ginagawa nila ngayon. So, yung meron silang straw, di ba? Yung ginagawa nila sa water. Nakisama ako eh. Akala ko, madali lang. Mahirap din pero eh. Ano din pala, yung force niya kasi, lalo yung na yung, kasi, oh, diba? Pati yung pag-work ng, ano, pag-work ng core mo, lahat nung, tapos magbabicycle ka sa tubig using yung straw. So, parang ka nagbabicycle na, talagang yung bicycle rin na, pero gamit mo lang yung straw, nakasakay ka doon sa straw. So, marami talaga yung mga pangmatanda eh. Diba? Nauso na ngayon yan, Dok. Kaya nga ako, sa bagay pag tinatanong nila, mahalata mo naman, kahit daw sa klase ng music, mga, ang gusto namin, mga pangmatanda na rin eh. Mabaga, o kaya, magandang lyrics, mga ganun. Oh. Ito, alam mo to, Doc Joe. Alam mo to? Hindi ko alam. I found myself dreaming. Hindi mo ah. Ito mo yan, mga pangmatanda. Oo. 19, ano ba? Bago yan. Bago yan, yan, yan. Ah, kaya pala. Sino matanda alam ko. Alam ko binubulog. Pinagandaan kita, akala mo. Sino matanda sa atin ngayon, ha? Akala mo. Di mo alam yung Doc Joe, no? Hindi. Ha? Bata. Ano to? Latest I'm gonna love you. Like I'm gonna lose you. Yun. Di mo alam, ano? Yan ang problema sa'yo, Doc Joe. Kasi matanda ka na, kaya hindi mo alam yan, eh. Yan ang talk of the town ngayon. Kuya, may kakaibang restaurant sa Barcelona. Oy! Oo, ang Barcelona. Niya. Yes, kuya. Nakapunta ka na Buenos dias. Kuya. Sa Barcelona ako nag-stop over kapag ka nagba-via Singapore ako ng papunta ng South America. So, Manila, Singapore, Singapore, Barcelona. Barcelona, España. Hola! Buenos dias a todos. Ayan, kuya. Oh. Yung sa Barcelona, yung restaurant na ito, tinatawag Taverna Hoffman. Yung Taverna Hoffman, kuya, yung sineserve nilang pagkain, mukhang, kunyari, mukhang burger, pero hindi talaga siya burger. Ice cream siya. As in, mukha talaga siyang kakaibang pagkain, pero iba siyang pag, ayan, parang kunyari yung kamatis, ano, iba siya, yung itlog, iba, dessert iba pala siya. Oh, iba yung, ayan, dessert pala siya. Oo. Yan ang kakaibang naka-disguise sa pagkain. Taverna Hoffman in Barcelona. Yan yung burger, kuya. Ano yun? Ice cream siya, kuya. Ayan, no? Candy and ice cream. Ah, kala mo burger. Oo. So, niloloko mo sarili mo, ganun? Oo, ganun, kuya. Kakain ka na lang, lolokohin mo pa yung sarili mo. Kunwari burger. Oh, ito naman, ano naman. Yan, ano din yun? Dessert yun? Hindi, kuya. Para feeling ayan, mo. Ayan, tomato. Gazpacho. Ah, oh, para feeling mo, kinain mo, ano, tomato. Tomato. Pero hindi pala. Ayan, kuya, dessert. Ito, itlog. Ayan, dessert. Ayan, wow, sarap kuya. Pa. Yan ang taberna ko. Parang kay ano yun, Monica, Monica. No? Kunyari, yeah. Ano? Kunyari, donut, pero yung pala ang palaya. Gulay lang ba? Ang palaya pala. Oy, 5:55 in the morning, Doc Joe! Kuya, intayin mo yun. Parang yung mamaya, first time, no? Mamaya tuturo ko sa iyo yung mga ganyan. Yung kanta namin, ha? Yung mga kanta namin. Yan, tuturo ko sa iyo. Naabutan. Hindi ko naabutan. So dreaming. Sige. Oh. Ayan, kuya, puntahan naman natin si Benedict Galasa na mag-uulat tungkol sa nasusunog na isang residential area sa Taguig City. Aabot na na 200 pamilya ang nawalan ng bahay. Benedict, good morning. Yes, good morning Doc Joseph, good morning Kuya Daniel at good morning sa ating mga kasambahay. Dahil gawa sa light materials ang mga bahay sa isang residential area sa Taguig, kaya daw mabilis na kumalat ang apoy. Wala nang
lang magawa ang mga residente kundi panoorin habang tinutukok ng apoy ang kanilang mga bahay sa Cayetano Boulevard, Barangay Tuktukan, Taguig City, pasado alas 12 kaninang madaling araw. Agad na itinaas ang alarma ng sunog sa fifth alarm matapos na kumalat ang apoy sa 200 bahay. Ang ilang residente isinalba ang kanilang mga gamit pero kagaya na lamang ni Mang Ruel Gonzales na mas inunang iligtas ang kanyang pamilya kaya wala siyang naisalbang anumang gamit. Sinubukan din nilang apulahin ang apoy pero hindi na nila kinaya dahil malakas na o malaki na ang apoy ng kanilang makita. Tinatayang nasa 300 pamilya naman ang nawalan ng bahay at aabot sa 300,000 piso ang kabuuang halaga ng naabong ari-arian. Walang kalsada papasok sa lugar kaya nahirapang pasukin ng mga bumbero ang fire scene kaya sa bubong ng mga katabing establishmento sila pumusisyon upang apulahin ang apoy. Ayon kaya Fire Superintendent Junito Maslang, ang hepe ng Taguig PNP, nagsimula ang apoy sa bahay ng nangangalang Benji Herman na gumagamit umano ng kandila dahil walang supply ng kuryente. Samantala, Doc Joseph, isa ang naitalang nasugatan at isa ang naitalang nasawi. Isang 5 taong gulang na nagngangalang Christine Noces na naiwang natutulog sa loob ng kanilang bahay. Dahil ang kanyang mga magulang ay naghahanap buhay sa gabi, kaya ang naiwanan lamang na kasama niya ay ang kanyang kapatid. Sinubukan daw gisingin ng kanyang kapatid yung kanyang si Christine pero hindi raw tumagising kaya iniwanan na lamang niya at tumalon na lamang ito sa bintana ng kanilang bahay. Pasado alas 2, mag-alas 2 kaninang madaling araw naman ang ideklarang fire under control yung naturang sunog. Yung mga residente naman ay nananatili sa covered court na malapit sa lugar. Yan ang ating balita, balik sa iyo Doc Joseph. Yan, salamat Benedict Galasa na nag-uulat sa Taguig City at magandang umaga. Hoy, morning. 5:58 na po sa mga nagtatama ng orasan. At 6:58 naman ng gabi sa South America. Nanonood si Mami at tinaalam sa akin ni Mami Beth, tsaka si Daddy ko at tsaka si Uncle. Inaalam kong binigay sa iyo ni Ate Arlene mo yung tsokolate. Then ikaw lang daw ang binigyan ng tsokolate. Oh, kalain mo yan, oh. Matindi talaga. Thank you, Mami Beth. Baka talaga mag-sip-sip. Diba? Aba? Na-brainwash ako. Oo nga, diba? But before anything else, eh, lumaya si Kikay eh. Iniwan tayo ni Kikay, diba? Saan ba nagpunta si Kikay? Mobile food. Ano gagawin nun? Ito muna unahin natin. Word for the day. Extemporize. Verb. To improvise. To speak or compose with little or no preparation or practice. Perform something in an offhand or unpremeditated way. Example sentence. She delivered her speech using notes, but during the question and answer session, she extemporized. Sa Tagalog, pagsasalita ng hindi pinaghandaan. Yan. Madalas na nagsasalita niyan ng hindi pinaghandaan si Angel. Kaya nag-aaway sila palagi ni Diego. Hindi pinaghandaan. Alam nyo, minsan, yun daw sinasabing mga bagay ng pabigla-bigla, kadalasan mali. Dapat mag-isip muna. De, iba naman yung extemporaneous na pagsasalita. Speaking. Ibig sabihin, hindi mo, kagaya dito, di ba, discussions natin, yes, kung minsan, hindi naman natin pinaghahandaan yung, eto, so, dapat ito lang sasabihin mo, ito lang. As a matter of fact, hindi nga kayo nakascript kung ano yung, kaya kailangan lang, meron ka ding baon-baon naman. Ano yung baon-baon mo na kaalaman. So that you can extemporize. Tama ba yun? Tama. Ha? Doc? Correct. Oh, eto, Doc. Totoo ba na, ewan ko kung nadinig mo ba sa research ngayon, meron sinasabi sila sa research, mas maganda daw ang tulog mo, di ba, ilan ang... 8 hours, ano? 8 hours. Pero merong research na lumabas, ang sinasabi nila, mas maganda daw ngayon, hindi ka matutulog ng diretsyong 8 hours. Hati-hati. Dapat hatiin mo daw sa 4 na oras.
Install. Ewan ko kung ano, sabi, ba, 4 hours na tulog ka, tapos, gising ka muna. Gawa ka ng brain works or brain exercises. Ang tanong for about kuya, an hour and a half. Ang tanong dyan, kuya, pag yung experiment na was done, kung anong oras ka pinapatulog. Kasi baka yung oras na pinapatulog ka is significant para mag-change yung repair ng ano ng system mo, ng organs mo. At least maganda yon. Kasi depende yan eh. Di ba? Kasi sinabi mo may gap ang pagtulog, hindi dire-diretso. So, ano yung mga times or the hours na pinapatulog ka? Pag yung mga pinapatulog ka during the times na magre-repair, magre-regenerate ang mga cells, maganda yun. Oo. Yun, na, ang basic naman na sinasabi nila dyan, yung oras pa rin mo ng tulog, huwag lalagpas ng alas 10 eh. So, after that, 4 hours ka, di sabi mo 10. Ah, sabi mo na 10. Mga 2 o'clock, gising ka. Kaya lang, ano bang nire-repair ng between 2 to 3? Meron, di ba? Meron. Tsaka yung mga hormones natin, kuya, doon nag-ano yung mga cortisol, lalo na sa kalalakihan, yung mga hormones tayo. Those are the things that we, ano, yung mga doon namumuo at yung metabolism natin. So maganda. Kasi, ang importante kasi, kuya, yung ano eh, yung sleep mo kasi is true sleep, yung tunay na binos. Yung deep sleep na sinasabi. Di ba? Misa kasi, misa kahit na nagka-catnap tayo, kagaya lang, yung mga trabaho natin. Oh. Pag tulog ka, tulog na tulog, okay yun. May iba kasi natutulog, hindi half asleep. Bagay ako, meron ako, eto, gusto mo, pang-apat na oras, eto, pang-8. Hindi nila ako matulog. Deep sleep yun. Hindi nila ako matutulog. Sigurado. Kanina ako magising din eh. Deep sleep yun. Sinlaki na ng mukha ko yung kamay. Deep sleep yun. Pero very significant kasi yung tulog eh, na maayos. Yeah. Yung nasabi ni Doc na pagre-repair. Dahil meron daw na namatay, healthy siya, maganda yung ano niya, hindi naman siya nag-iinom ng alak, hindi siya nag... Tapos nung... tinignan nila anong dahilan ng bakit biglang ano yung kinamatay niya. Hindi siya natutulog ng maayos. Kaya bukas makalawa, makikipaglibing kayo sa akin. Mahaba nga tulog mo pero hindi naman tama. Pwede masama rin yun. Tama diba yun. 12 oras, ganun. Yeah. Hindi, masama din naman kasi yung sobra tulog eh. Diba? Yung haba ng tulog, sa yung lagi nakaba. Ang tawag yun, nakababad sa kama. Masama din yun. Oo. Lagi ka raw tulog. Sabado lang. Ito naman, di naman pwede maging 12. May trabaho pag weekday. Namin yun sa GMK 2 weeks ago. Sabi ko, nagluto ako ng breakfast, tulog. So ginising ko to, nung Sabado lang yan, ginising ko ng lunch, kumain kami. Tapos nag-grocery ako dahil kulang ingredients. Tulog ulit siya. Pagbalik ko grocery, tulog. Nagluto ako dinner, 7:30 late na. Pagising niya, ba't ngayon lang ang handa? Sabi sa akin, hayos ha. Sabi ko, tulog ka mula 8 ng umaga. Nag-alit ka late ang dinner. Sabado lang yun. Sabado. At least, di ba, napakaswerte yung babae nito. Di ba? Pagka-Sabado pala. Pagka-Sabado, ikaw ang alipin. Sabado, Linggo. Sabado at Linggo. Oo, ikaw. Hindi ako magluto, di wala nang kumain sa bahay. Tingnan mo. Ako naman naglilinis ah. Lahat ng mga hinubad mo, ako nang pupulot. Ganon. Pero ano? Ideal kasi nasa bahay lang si Angela. Oo, di ba? Ideal. Eh, kung nasa bahay ka nga, pati-hati-haya ka lang naman ang ano, di ba? Parang... naglilinis naman daw siya. Pag weekday kasi, busy sa work. Di ba? Parang, bakit siya ba? Wala bang work si Diego? Meron din. Meron din. Pareho lang kayo, di ba? Hindi ka natutulog, matagal. So siya, hindi siya babawi. Ikaw lang may karapatang bumawi. Pwede rin naman. Paunahan lang siya bumawi. Sa bagay, mas maganda na kung si Diego magluluto. Makakakain kayo, di ba? Eh, pag ako. Hindi, pag ikaw pwede, pagka-diet lahat. Ganun sa amin eh. Pagka halimbawa, gusto mo mag-diet, paglutuin mo yung hindi masarap pagluto. Pagka halimbawa, so sa mga nagda-diet, kuya, tawagan lang ako. Sa mga nagda-diet, tawagan nyo si Angel, di ba? Kahit kasi pag nagluto yan, kahit na nga tubig, sunog eh. Di ba? So, tubig na lang, sunog pa eh. Kaya, pasalamatan mo ang patrol. Dahil alas sa isa-is na. Para si Angel yan, kuya, nakakapayat. Kaya good morning, kuya. Would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Ba't biglang kumina? Nandito
Ay, si Kuya, wala yung sagot. Go with the power of 500, go with the power of Patrol, and live it. Take care of your liver with Livit, available at all leading drugstores nationwide. Alaw! Ayaw! Na? Ayaw ko maging new moms. We would also like to thank new moms, maging bidang nanay sa new moms Malunggay at OsteoGuard, tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go galaw! Wow! Tanong, Doc, ano ang problema sa sobrang tulog? Anong nangyayari sa katawan ng tao pag sobrang naman tulog? Kasi, ano ang bagay na so labis masama? Actually wala naman really ano, pero ang sometimes kasi iyon, you get retention. Yung mga flu, yung ano, sick, kaya bloated ka. Minsan nahihilo ka kasi water retention. Yung mga ano, tapos minsan nahihilo ka, nagdi-dizzy kasi yung parang ang tagal mo doon sa posisyon. And the sedentary supine, pag gising mo parang libang hilong-hilo ka, parang sakit-sakit ng ulo mo, mga ganun. So at least huwag nyo naman pasobray ng 8, di ba? Parang yes, yung mga 12, medyo abuso na yun. Yan. 6:12 in the morning. Oras. Beep, 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 beep. Yay! Asa na ba yung dalawa? Yun. Talaga naman, oh. Saan kayo yung dalawa niya? Bagay sa inyo. Good morning, Kuya! Good morning, mga kasambahay! Hi! Hi! Oh, mga kasambahay na babalik, oh, di ba? Ang pinaka-cute at pinaka-bonggang tandem sa radyo. Sa balak ng trafiko. Ako si Kikay! Ako naman si Talia! At kami po ang Traffic Girls for the day! O, diba Talia, kamusta na ba ang sitwasyon ng trafiko ngayon? Bumabaybay na EDSA northbound, light to moderate po ito, lalo na approaching Muñoz dahil sa stoplight, ano? Hanggang light to moderate po yan hanggang near road. Northbound at southbound. Yes. O, samantala mga kasangbayan, no, medyo sumisikip na po ano kapag dadaan po kayo ng Timog mula Montipidid. Habang ang Aurora Boulevard naman, ano ang sitwasyon? Yan. Pagdating naman dyan, Kikay, ano, medyo maluwag-luwag. So, tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko dyan, ano, sa Aurora Boulevard hanggang hanggang Mall of Asia na. Yes, oo. Pero mga kasangbaya, kung dadaan kayo ng tramo at Taft Avenue, nako, nagbi-build up na rin po ang traffic ko dito. Kaya nako, I highly suggest na dito magagamit yun na talaga yung baon yung pasensya. Oo. May coding ba tayo ngayon? Ano ba ang coding? Yes, ngayon? Ang coding natin, Kika, you know, 7 and 8. At may window hours naman tayo from 10 hanggang 3. Yes. Pero hindi yan applicable sa Makati tsaka sa Las Piñas. Ay, talaga? Uh-oh. Now I know. Ito sasabihin ko sa inyo, ang Radio Mobile Booth Team at Clinic ni Kuya Team ay pupunta po dyan sa Barangay 35, May Payo, May Paho, Caloocan City para sa ating libreng konsultasyon. Ayan. At remind po sa ating mga kasambahay ano, na mag-ingat at magbaon ng pasensya at mahabang pagtitiis dahil sa traffic situation. Mm-hmm. Yes. Kaya alam mo naman mga kasangbahay, o diba sa pagmamaneho ng sasakyan, laging tatandaan, magbaon ng tiis at pasensya upang makaiwas sa aberya. Yes! O diba ako si Kikay? Ako naman si Talia. At sa inyo, Kuya! Para alam mo, bagay sila talaga mag-traffic din ha. Oo. Oh, tandem nila kasi para, ano yan eh, diba si Kikay nag... Radio. Tsaka hindi, ano to eh, nagda-diet eh, di ba? Kumakain. Sabi ko siya mag-diet. Para wala na dito po. Oh, kaya pamat sa kanya, kasalukuyan na pong lumuluwag ang damit ko, di ba? Ngayon po nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng EDSA, eh, si Talia naman kain ng kain. Ako naman po, sumisikip na ang damit ko. Kaya, ano yan eh, isang nagda-diet at isang kain ng kain. Oh, kaya, alam, yun ang mahirap sa nagda-diet minsan eh. Diba pagka hindi mo nakikita yung resulta. Mm. At maganda ang topic mo ha. Maganda ang topic mo. Mm-hmm. Dahil summer. Mm-hmm. Diba, Doc Jo? Mm-hmm. Summertime. Oo. Kaya usapang sungaw ang ating pag-uusapan. Sungaw. Okay. Kita nyo. Hindi nyo alam kung ano yung usapang sungaw. Hindi, iba yung singaw. Iba yung singaw. Iba yun.
Doc Joe. Yes, diba? Yung kuya. Alam, ito sikat alam, na sikat na ano procedure na ginagawa sa summer. Ano yan? Circumcision. Aha. Pagtuli. So, at dinadala ng mga magulang. Yan ang sinasabi school. Ko. Yes. Sa amin sa Bulacan, ang sungaw ay related sa circumcision. Mm. So, ano yun? Term yun? It's a word. It's a word. Sungaw. Sungaw. Pero ewan ko lang kung ano ba sa dictionary yun. Kasi sa amin, yung gamit ng sungaw, eh, tingnan mo nga kung meron yan sa, ano, sa dictionary yung Pilipino. Oh, dahil yan ay may relasyon sa circumcision. Bakit ba, Doc Joe, pagka summer yan na uuso? Oh, kasi unang-una, mga bata, no? Kadalasan, kuya, mga bata ang sinisircumcise, no? Hindi man natin sinasabi na yung mga may edad, no? Pero most of the time, mga bata. So, summer, kasi ito yung time na may panahon, oh, tapos maganda kasi bakasyon, oh. At usually kasi sa summer, maraming medical mission, no? Mm-hmm. Maraming medical mission para yeah, dito sa ko. Procedure. Pero dapat natin kuya ingatan at malaman na itong mga medical mission natin, kailangan malaman natin na yung mga gumagawa nitong procedure ay technically ano knowledgeable. Mm-hmm. Kasi dapat natin malaman, lalo na yung mga sinisircumcise, kailangan may know-how sila. Kasi meron tayong mga nakukuhang mga na-circumcise na ibabalik sa ating kuya na kailangan i-repair. Yan. Okay. Bakit? Dahil sungaw. Sungaw. Ayun na, ayun na sungaw. Oh. Oh. Sungaw. Maayos. Okay. Hindi maayos. Tama. Okay. Hindi maayos yung pagkakatuli. Mm. Yes. So, meron pala talaga mga cases na ganun. Marami actually, kuya. So, tapos, when do you decide? Kasi, pinag-uusapan namin yan eh. Yung isang anak ko, pinacircumcise ko sa ospital. Mm-hmm. Na dito, isang malaking ospital sa Quezon City. Mm-hmm. Ngayon, ang iba-iba kasi ng style eh. Ikaw ba, paano bang style mo ng pagtutuli? Anong ginugupitan, binabawasan o binibiyak lang sa gitna yung dorsal slit? Yun lang, binibiyak lang tapos tinatay sa gilid. Yes, oo. Tinatay kasi sa gilid. Magagamit mo kasi yung ano yung so skin. Tinatay sa gilid. Yes. So ang nangyayari, gugupitin mo sa dorsal side, yung sa taas. Okay, tapos tatahiin mo sa gilid, yes, na ganoon. Ito kasi ang ginawa kasi nitong dun sa anak ko, di halimbawa yung ano niya yung ganito eh, kunyari balat ano. Ganito yung naging style niya eh. Sino ba may ballpen? Pero naman ballpen para mapakita ko lang kay Doc Joseph kasi Doc Joseph nagtutuli ito si Doc Joseph eh. Ang ang ginawa niya parang kumbaga ito yung kung ito yung balat, ang ginawa niya dun sa balat parang nilagyan niya ng triangle na ganun. Mm. Ginupit niya to. Mm-mm. Itong part na to, ginupit niya. So, tinanggal niya to. Mm-mm. Ito yung sa taas, ha? Dorsal side. Oh, kumbaga, ito yung buong, kunyari, ito yung buong skin, ano? Siya yung buong skin. Alright. Ang ginawa niya, itong part na to, ginupit niya pa triangle na ganyan. Okay. So, in-out niya yan. Okay. Ito yung skin mismo, yung buo. Mm-mm. In-out niya yung kapraso na yun. Ang nangyari yun, syempre, o-open siya ngayon. Bubukas diba? Siya. Bubukas siya. Ganun lang. Yun okay. Lang ang kanyang ginawa. Kaya nga lang ngayon, pagka tinitignan ko yung pagkaka-circumcise dun sa anak ko, parang bumabalik. Hindi. Kasi kasi hindi naman siya na retract eh. Parang di ba? Hindi siya itinupi tsaka tinahi. Basta ginupit yun, dalawa na yun. Okay. As is siya. Yung nga pinag-uusapan namin kanina ni Rina, no? Yung method of surgical procedure is very important, no? Tama sinabi mo, pwedeng bawat yung skin, pwedeng i-incise. Pero ang pagtahi doon, kanina may picture tayo, diagram, no? Pamamakita. Ito, yung kanina, yung first. Yung una daw, una. Okay. Kasi ito yung excess skin. Sa tuli kasi, ito ang iaalis mo. Ito ang tatanggalin mo para ma-expose yung ulo ng male genitalia, okay? Para ma-expose mo to. Now, ang problema kasi sa suturing kasi, siguro yung nangyari, minsan kasi hindi nila kinakabit dito sa base area.
So itong skin na to, pwedeng bumalik. So itong balat, pwedeng bumalik siya. So kailangan isi-secure mo tong area bago mo siya itahi pa papuntang pa underside. Ang nangyari doon sa anak ko, ito, di ginupit niya sa gitna. Ayan, ayan, ganyan. Ayan, ginupit. Pero hindi niya pala ginupit. Ito, di buo, no? Itong buo na to, tinanggal niya ng patriangle to. Ayan. Binawasan niya lang. Naka-triangle siya na ganyan. So ngayon, ang nangyari, kung nag-triangle na gano'n, tinanggal mo to, nag-expose yung pinaka-head, no? Yeah. Pero itong nasa gilid na to, ito, itong skin na to na nasa gilid, nakatira ng pareho pa rin siya nung ganito. So natanggal lang yun. Ayan, natanggal lang yan. Ito, pareho pa rin siya nung dati. So ito ngayon, naka-expose itong part na to, pero yung gilid na to, parang nakasalubong din siya. Okay, wala siyang tinahe, bale. Oh, parang nasunog lang yung dalawang okay. Ano na to. Kasi ang ginamit niya parang pangsunog eh. Ah, cautery. Oh, parang kinocauterize niya lang. Ang tendency kasi, kuya niyan, is pag hindi mo tinahe to, kahit na binaba, two folds lang yung skin, pwede kasi bumalik yan. Oh, ganun nga ang nangyayari sa kanya. Kaya lang mayroon pang naka-expose kasi nga may bawas. May bawas ng skin. Pero itong part na nandito dito, nakabalik siya na ganun. Okay. Pero naka-expose yung kapraso because may bawas nga na patriangle. So ano ba yun? Kailangan ba ng repair nun? Oh, kasi pag hindi mo na... nagre-retract pa rin, umaano pa rin, tumatakip pa rin dun sa ulo ng ano, baliwala yung kuya. Kaya lagi ko, kasi sa akin kasi, technique ko kasi, kasi iba-iba eh, meron ba ang ginagawa naman daw, pinuputol yung pinaka-excess sa dulo na skin? Yes, meron ba nun talaga? Meron kasi, yung pinuputol kuya, ito, puputulin mo lahat yan, then tatahiin mo siya. That is a coronal incision. No, coronal incision. But we do not do that. Kasi this skin, maraming nerve yan eh. So in the future kasi, pag adult na siya, magagamit niya yon. So that, may iba kasi talagang, yung parang sobrang pagtanggal ng skin, tinatanggal sa suture nila. Okay. So ginagawa natin. And what I do kasi, ini-incise ko to, then I do suture. Siyahatiin mo sa gitna. Yes. Tapos, if you flip ko siya, parehong ano, sagaran, pati yung kabila. Yes. O yung itaas lang. Itaas lang. Okay. Tapos, isusuture ko lahat ito. Pero, ibababa na ganun. Then, pagka-suture na, tapos gagawa pa ako ng isang fold. That is a ano technique for So hindi, paano kung halimbawa yung mga anak nila dinadala nila sa doktor? Anong sasabihin nila? Kasi minsan ganoon eh, parang ano bang ipapagawa mo? Ang hirap kasi yan kuya kasi lagi natin sinasabi pag ang isang individual hindi pa siya hinog, kailangan kasi yung balat nare-retract mo na. Pag hindi pa nare-retract kagayang ganyan, pinipilit yan. So, mahihirapan. Usually kasi, ang ginagawa ng surgeon o yung si-circumcise, pinipilit niyang buksan yung skin. Uh-huh. Eh, minsan pagpilit niya, masakit yan. Masakit, So, hindi mo na-advance dun sa neck area. Hindi rin siya na-retract fully. Yes. O, tapos okay. Tatahiin na lang. Okay. Ang problema rin yan, pag excessive dyan, tapos hindi talagang retracted, yung mga ugat dito malalaki. Sinabi ko nga kay Rina, you can cut it, no? Mapuputol mo yan, and you can cause problem later on pag naging adult na yung bata. So kailangan pala ngayon dito maingat din. Ngayon, ganito, sa Batacan, ito yung, we talk of the provincial procedure, ano? Ang ginagawa lang, kung halimbawa, ito yung buong shaft, no? Tapos ayan yung skin. Ang gagawin lang, walang tahi yun eh. Mm-mm. Puputulin niya, ay hatiin niya sa gitna ng blade yung balat. Mm-mm. Papasok sa tangkay ng bayabas. Kunyari, ito yung tangkay ng bayabas. Itong pinaka-skin niya na ganun, papasok niya sa itaas. Tapos mula dun sa pinaka-dulo ng shaft, ahatiin niya yon. Tapos tsaka niya lang ipo-fold niya lang ng ganun, lalagyan niya ng damit. Mm-mm. So mag-heal siya ng naka-fold ng ganun lang. Kailangan experience. Pero hindi siya tinatahi. Kailangan yung nagagawa kuya, experience. So ang ginagawa niya, tinatansya niya. Tinatansya na. So estimation. Mahirap kasi yan pag hindi mo natansya at tinamaan mo yung main
blood vessel dyan. Yes, oo, oh, madugong-madugo. Oo, oh, you can have erectile problems later on pag adult na siya. Aha. It is not a joke. So ngayon, kasi alam natin ang ano probinsya, ganyan pa rin ang practice eh. So hindi, ay, wala, marami namang nagpatuloy sa Batakan pero wala namang mga naging problema. Ang ginagawa kasi sa ang ginagawa kasi sa Batakan, Doc Joe, ito ha, isa pang procedure ng Batakan. Pwede para for the sake ng alam ng mga viewers natin. Ito ho ay ano, a medical procedure na pinag-uusapan natin. Pero merong reality ito. Alam 'yan ng mga ano, alam 'yan ng mga nasa probinsya. Sinasabi mo kung hindi pa hinog sa doktor 'yun ang sabi nila. Sa amin sa probinsya ang tawag doon, hindi pa sapit. Sapit. Oo. Pagka halimbawa hindi ka pa sapit at saka ikaw ay nagpatuli, magiging sungaw yung tuli mo. Oh. Ngayon, ang isang ginagawa pa diyan, may dala-dala ka ng bulong ay bulong. Dahon ng bayabas. Mm-hmm. Yung dahon ng bayabas habang ikaw ay tinutuli, ngunguyain mo 'yon. So nguya ka, nguya. So pagka hiniwa na, so, wala yung ginuya mo, dudura mo dun sa sugat mo. Yun ngayon ang babalutan nila, yung bayabas na yun na dahon, yun ang ilalagay, tapos babalutan ng, ano yun eh, yung mga ginugupit na katsa lang. Yun, okay, yung t-shirt na cotton, ano, gugupitin mo na ganun, yun ngayon ang pang-dressing mo. Babalutan ngayon yun, tatalian. Ganun lang ang procedure. Walang antibiotic. Walang ano, walang pampamanhid, walang antibiotic. Yun ang antibiotic mo, yung dahon ng bayabas. Tapos lalanggasin mo ngayon yun. Every day, magpapakulo ka ng dahon ng bayabas, yun ang ipanguhugas mo. Para yun ang ipapang-clean mo doon sa tuli. Yan, alam yan ng mga taga-probinsya. Bakit daw nangangamatis sa probinsya? Ah, well, yun ang, ito ang usapan dyan. Ang myth o ang pamahiin, sinasabi nila, pagka daw nakita ng babae, nangangamatis. Kaya sabi, huwag mo papakita sa babae dahil mangangamatis. Pero of course, hindi totoo yun. Ang ano lang doon, kaya nangangamatis yun, merong nag-uumpis ang infection, di ba, yes, Doc? Yes. Pero ikaw nangangamatis ka? Mahirap lang kayo paggagabi. Pero kasi sabi sa akin, huwag ka magbubuhat. After noon, kinarga ko yung kapatid ko, tapos nung gabi... Dumugo! Dumugo siya, pero ang laki nung... Ito ko pagkakasok din yung ulit, nag-basketball pa kami. Parang kamatis. Ah, kasi pagka nangangamatis, talagang parang may tubig siya sa... yung itong pinaka... Ito, ang gilid niya, yung ito. Nasugat. Okay. Ito, parang namamaga. Magamaga siya. Magamaga na parang... Parang cherry tomato. Oo. So ngayon, Doc, ang ibig sabihin... Dapat pagka nagpa-hospital ka, kasi iba-iba ng practice kayo eh, mga doktor eh. Kaya kuya, di ba, pumunta kami sa probinsya, nagme-medical mission, kaya di ba nauso yung medical mission ng tuli. Oo, kasi para libre yung tuli. Mga ano, mga tao, mabigyan namin ng servisyo na para matuli. Hindi na, sa Batakan. Yes, oo. Pero na, pag gusto pa rin nila yung old kasi ways, meron, cannot, naman, meron din sa Batakan, ang ginagawa naman, bao. Yung baon ng nyug, di ba? Meron tatlong mata yon, di ba? Bubutasin nila yung mata, tapos lalakyan nila ng konti. Yung pinakabalat, papasok dun sa baon ng nyug. Hindi. Di yung balat lang, nakalawit yung balat na ganun, nakapasok dun sa nyug. Ayan ba, ito yung balat. Yan, pag pumasok yun sa butas ng baon ng nyug, puputulin ngayon ang labaha yun. Traumatic. Puputulin ang labaha yung dulo. Ahihila mo kuya yung, ano, yung balat. Oo, oh, higilahin mo yung balat palabas dun sa ano, tapos puputulin. O yun ang ano dun. Ginagawa yung sa bao, kadalasan niya sa Ilocos eh. Sa amin sa Bulacan, ano, yung blade lang. Blade. Hindi ako, I'm speaking through experience. Hindi kasi ako sa ospital eh, Batakan ako eh. Batak sa Batakan ako. Walang doktor-doktor, napagalitan tuloy ako. Bakit ka nag... Kasi tuksuhan nun eh, di ba? Oo, oo. Yan talaga. Pagka bata kasi tuksuhan, ay, supot, ganyan, di ba? So, challenge kasi yan. Eh. Parang ano yan eh. Yan ang ano, dahon ng bayabas. Ha? Ngumuya ka ng dahon ng bayabas. Oo, nalunok ko lahat. Nung pinapadura sa akin, wala mo, wala. Nalunok ko na. Eh, sakit ba naman? Walang pampamanhid eh. Wala eh, oo. Oo, sakit naman. That's the real... Talagang yun yung parang ano eh.
passage ng lalaki. Manhood. Diba? Mm-hmm. Pero nangyayari pa rin yan hanggang ngayon sa mga probinsya. Mm-hmm. Kaya lang, yun nga, wala naman ako masyado nababalitaan na namatay dahil dun sa infection. Kasi kuya, ano naman eh, we allow that tradition to happen, no? Pero ang sinasabi lang, lalo na yung mga gusto magpa-medical service, mga ganun, or medical mission, yung mga circumcision, kailangan sa atin mga doctors or mga trainees, dapat mag-ingat. No? Lagi namin sinasabi, lalo na yung mga engorged vessel, yung mga malalaking ugat, kailangan may technique yan eh. Kasi kung hindi, pag nakat mo yan, dire-diretsyong pagdudugo, mahirap. You ay, kailangan pala, pakita ko yung sa anak ko. Dapat siguro patahi yun pag ganun. Oo, dahil i-refold. I-re-refold naman yan, kuya. Oo. I-re-refold. Tinatanong nyo na kung anong cut gusto nila. Na. Ano ba yung cut? German cut? Iba-iba. May ganun ba? Pareho yung dorsal slit. That's a German cut. Ano tawag nyan? Dorsal slit. Yan. I-slit mo yan, tapos i-incision mo. Tapos so, yun yung, para, yun yung German cut yung yes, tawagin nila. Ano pa ba ibang cut? Coronal. Complete coronal, ibig sabihin kuya, tatanggalin mo. Tatanggalin yung balat. Yes. Pero hindi daw advisable yung may tinatanggal na balat. Yes, mas maganda naka-retain yung ano skin. Oh, hindi daw maganda yung tinatanggal ang balat eh. Naka-soft state. Di ba doon makikita daw yung cut? Ah, pag yung ano ka na. Oh. Ay, oo. Makikita mo yung, pag yung ano na nagawa na sa'yo. Yeah. Yung pag meron kang nakalaylay na skin fold sa ventral portion, yun ang ano. Doon mo kung yun, okay. Ang tawag doon, yun yung German cut. Yes, dorsal slit. Mas maganda yung kuya kasi meron pa mga nerves to eh. May mga nerves na maganda yan. Bakit ano? Ba't wala kayong pagkakaisa dyan sa, ano, sa larangan ng medicine? Siguro dapat pag-aralan din yan. Kasi yung iba, sinasabi nga nila later on, nakaka-apekto dun sa lalaki. Dahil, yes. Merong mga ganun ng reklamo eh. Very. Pagka lumaki na sila, komo tinanggal yung skin na yon, which actually gives you the feeling dun sa kasi maraming ang nerves daw dyan. Mm-mm. Yun ang nagiging problema nung iba. Ako kuya, may mga kinorek ako na adult na kasi nakaano pa, nakalaylay pa yung ano balat, hindi pa exposed. So I have to correct it through the ano, i-re-suture ko. Para tatahin labas na. Ulit. Palagay ko, kailangan ipatahi yung sa anak ko na isa ulit. Eh. Papatignan ko nga sa'yo. Padala mo nga dito yung bata. Hindi kasi, ano yan eh, di ba? Parang dilema mo yan pagdating ng panahon. 11 na. Pero nung nagpa-circumcise siya, 9. Mm-hmm. It was 9. 8 lang yata, magna-9. Ganun. Oo. Mga 10, mga 11. Pag, depende basta, kasi ano, sa ano eh. Basta retracted na yung skin. Tsaka depende dun sa bata. Kasi meron nga yung kasabay nung anak ko, ilang taon na siya, mas matanda sa anak ko eh. 12 na yata that time. Pero wala eh. Wala makita eh. Naghanap pa ng chani eh. Parang hindi siya maano. Sabi nung doktor, hindi pa pwede yan. Oo, mali. Oo, kasi Timotic siguro sa nervyos, parang... Uh-oh. Nawala lahat. Nagawa nila after pag-birth. Baby. Oo. Pwede doc. Ayan. Yung usapan ng pagkapanganak tsaka palang tinutuli. Kasi ito, ano yan sa mga, di ba, nagkakaanak? Si Mio ba ganon? Hindi ko. Dapat siya. Newborn. Ayan, pagka new, ano ang nagiging problema doon? Depende yun, kuya, kasi pag newborns naman or pediatric patients naman, depende yan kasi minsan magulang gusto na pa-circumcise. Uh-oh. The problem is kung may congenital anomaly yung bata or may mga problems doon existing sa genitalia niya. Like yung mga may butas yung ano, ari sa babaw at sa baba, hypospadia. So may problema yan, tinuli mo na. Yung skin kasi pwede mong gamitin for skin graft later on. Okay? Mm-hmm. Kasi masyado pang maliit ang ari ng bata. Minsan kasi kinakat mo lahat. So you can have problems later on, ano. Pero most of the time, maingat naman mga pediatrician ang gumagawa. Hindi naman natin inaanong ating mga kapatid doon, no. So pero sa akin kasi, what I advise yung mga ano early ano adolescents, mga 10, 11, 12 para ma-feel nila tsaka kitang-kita mo. Okay. Pero ano ang totoo ba, kasi may mga findings na lumilitaw ngayon. Isa daw sa nagiging cause ng mga cervical problem ng mga babae
ay dahil ang asawa nila ay uncircumcised. Yes. Is it true na merong nadadalang ganong problema sa babae pagka hindi tuli ang lalaki? Kasi may smegma, yung kupal na sinasabi ng ano sa Tagalog, na naiiwan, that can cause even penile cancer. Cancer sa penis. O kung marami yun, kuya pwede siyang magkaroon tapos hindi, ng ano. Tapos hindi hygienic yung ano. Yung... That's one. Oo. Sa height. Kasi di ba yung pamangkin ko, sinasabihin namin siya na magpatuli na siya para tumangkad siya. Hindi totoo yun. No. No. Kasi usually, kasi tumatama lang naman sa age of ano growth ng bata eh. Kasi parang lang. Sinasabi nila na chichempo lang dun sa panahon lang. Talaga na palaki yung bata at saka siya napapatuli. Exactly. So, walang kinalaman. Sumiyo po gagawa, di ba? Walang kinalaman sa... Oh, pero mas advisable pa rin talaga na ang lalaki ay magpapatuli. Oh. Kasi nga, para maiwasan... Kaya tignan daw ninyo, prevalent yung mga problema ng... Ayan ito, basahin natin ha. Cervical cancer in female partners of uncircumcised men. In the USA, there are 12,000 new cases and 4,000 deaths from cervical cancer each year. Centers... 2006. Treatment of each case costs $20,000 to $40,000. This works out a total of 24 to 40. Ito. A number of studies have documented higher rates of cervical cancer in women who have one or more male sexual partners who were uncircumcised. Whereas the earlier studies were somewhat equivocal, the evidence from a large international study published in 2002 in the New England Journal of Medicine to be discussed later provide overwhelming evidence of the link between lack of male circumcision and cervical cancer in the female sexual partner. So, medyo... Yun lalo na, sir, kuya, no, uncircumcised, sexually active, na prone siya sa STD. Ah! Diba? So, yung uncircumcised din na lalaki... Prone din sa STD. Lalo na pag sexually active siya. Pag sexually then you active. Get all the disease. You get cervical. Diba? Hindi na nga siya circumcised. Mm. Sexually active pa siya. Okay lang sexually active, pero okay for one partner. Eh, pero pa multiple partner. So, maghahawa ka. It will transmit to you as a partner. Kaya yung, ano, yung utos dati sa panahon ng mga Israelites, on the eighth day, kasi doon pa lang pala na de-develop yung prothrombin na nag-cause ng coagulation sa dugo ng tao. Kaya doon pinapatuli sila, oh, 'di ba? Yung vitamin K which is responsible for the production by the liver of the element known as prothrombin. Ayan ay lumilitaw on the eighth day ng ano, 'yun na nagco-cause ng. Kaya makikita mo sa Bible inutusan sila on the eighth day doon pa lang tutuliin kahit na maginaw. Pero mainit! Tataray! Yes, kuya, po. So, ano pinakamainit today? Ngayong araw po, maaari pong pumalo halos 40, kuya, sa tuwig araw po. Air temperature lang po yun, kuya. Wow! Dito sa metro? Halos ganun din po, 39.6. Ano naman po to? Heat index naman po, yung na-expect natin sa Metro Manila. 39? Wow! Yes, kuya. Grabe ah. Oh. Pero Doc, pagka ba nagpatuloy ng mainit, di ba mas madugo? Oo. Mas sorry. Bloody. Mm-hmm. That's why ang surgery usually sa morning. Nakikita mo, ang medical mission sa umaga, hindi sa hapon. Mm. Pag nagpa-opera ka ng hapon, mas madugo. Kasi mas dilated ang mga ugat mo. Pagka mga edad ni Ray Pelayo magpapatuli, pwede pa bang ano yan? Pwede ba pwede, ano yan? Pwede. Pwede pa din, pwede pa din. Meron na nga ako tinuli, 60 plus na. 60 plus? Bakit mo tinuli? No, gusto ng asawa. Ang gusto ng asawa, sabi patuli. Ko, nanay, ba't ngayon pa lang kung kailan ka ano? Basta daw. Sabi niya, bakit ngayon ka lang? May tanong si Harris. Ano na? Kumukunat ba yung balat? Medyo. Hindi, kumukulubot. Ah, kumukulubot. Di ba, pagka tao tumatanda, kumukulubot ng balat. Di ba? Ganun ang nangyayari. Pero noon, ang ginagawa na ng mga bata sa amin, pag umaga, pagbababa rin ka sa dagat. Yes, oo. Oh. Kaya sa ilog. O kaya sa ilog. Tapos, ano ba, mas maganda kung nasa dagat, na may tabi kayo ng dagat, pagkatapos mong tuloyin, talong ka sa dagat. Sakit, no? Oh, habdi, biruin mo alat. Oo, oh, di ba, alat. Ikaw ba, doktor ka, batakan?
doktor po, kuya. Doktor sa, po. Sa amin sa probinsya, dati, pagka sinabi sa doktor, wala ka pala, panis ka pala, duwag ka pala eh. Di ba mga ganyan? Ganun ang hamunan doon. Oh. Kaya napalo ako dahil dyan. Nagtago po ako nung kuya kasi nasa ilog po sila nagtutulian. Umiiyak kasi talaga yung nauna sa akin. Umiiyak siya talagang aray ng aray. Pag bakasyon kasi talaga ganun eh. Nga po. Pag bakasyon. Pila-pila sila. Oo, oh, tsaka usapan yan. Oh, sa bakasyon ha? Ilan ang kasabay mo, June? Nung... Kami kuya, nasa Siam kami. Hindi na ako makatras kuya kasi patapakan daw yun eh. Anong ginamit sa'yo? Labaha? Labaha kuya, labaha. Tapos sinasampal, walang bayabas ng kuya, walang pampamanhen. Sinapal-sampal kuya oh. Kaya anong... Eh, gumanti na ako ng sinundang ko. Ako naman sumunod. Hindi. Kasi dalawang klase yan. May labaha, may blade. Blade. Sa akin, gilet. Dati ko, gilet. Sa kanto ng tondo daw. Gilet. Ako, nagtuloy sa akin si Manggoyo. Di ko alam kung buhay pa. Nanggoyo ako. Ikaw pa pamatay. Nanggoyo ako ni Manggoyo eh. Dali ako ng laro sa bahay. Saan ka ba probinsya tinuli? Ay, dito ka sa Pasig po kami, kuya. Ah, Pasig. Ano ang gamit? Bayabas? Tangkay? Bayabas, kuya. Yung tangkay ng bayabas. So, nagmuya ka rin ng bayabas. Hindi mo na manalo. Hindi. Ito pala si Ray, doktor. Opo. Hati, kuya, ginanon, no? Ha? Hati. Hati din. Opo, kas ginanon. Wala. Sa probinsya, panesta. Huwag ka pala. Duwag, panis. Hindi mo na-experience yun. Hindi mo naranasan yung ganda ng, ganyan ang mukha mo. Pagka di patapangan yan, kahit putlang-putla ka na. Pagka inumpisa, pagka binlaid na, ganyan, hindi gumumuya ka. Pag binlaid na, mapapaganyak. Totoo yun. Nagumuya ka ng daw ng bayabas. Ganyan. Tapos, sabi mo, pagka wala na, pag nalunok mo na yung daon ng bayabas, sisigaw ko na, inako po! Ayoko na po! Ganun, no? Kaya doon sa amin sa Meduluhan, maraming mga madidinig ka sigawan ng bata pag umaga, pagka summer, kasi kanya-kanyang pila yan. Hindi ka nagpaalam po yan, patuloy ka sa mami mo? Hindi, alam ng daddy ko. Ang daddy ko konsentidor sa ganyan eh. So, nagpapalda pa eh. Kaya napagalitan naman ako ng uncle ko dahil sabi nga nung bata, pinagalitan din silang dalawa. Ba't pinapabayaan niya ang isang anak? Ako palang anak na nun eh. Hindi, ando na yung sister ko pero ako lang ang lalaki pa. Wala pa yung bunso namin. Ha? Hindi, ang ginagawa mo noon, magsusot ka ng maluwag na shorts. Purunto, kuya. Oo, tapos para, di pagka pagka galing ka na doon kay me, Manggoyo, nakaganyan ka. Lalakad ka, ganyan ka maglakad. Oo, ganyan ka maglakad. Oo, nakahawak-hawak mo na gano'n. Ang hirap ka. Akala ko nyo. Kaya sa amin naman, minsanan lang. Kayo naman, mga babae, all throughout. Kasi meron kayong monthly period, di ba, kung tawagin. Pero ano yan, karanasan yan. At kaya nga, si Doc Joseph, inahatak natin every time sa medical mission para sa ating, libreng tuli. Oh, Ray, may libreng tuli ah. Apa. Okay. Ano yung pinuturo mo? Hindi, may pinapatanong po sa taas kung ano daw po function ng malamig na kutsara. Bakit? Sa gabi yun. Sa gabi kasi nagkakaroon ng erection eh. Masakit yun. Kaya sabi ng magtabi ka sa'yo ng sa pagtulog mo ng malamig na kutsara. I love it. Idadaiti mo doon para lumambot. Bakit kutsarita? Kutsara! Hindi, kutsarita. Masyado kayong sa amin, ginagamit ice candy. Mas kainin mo pagkatapos. Oh, ice candy. Meron kang yung ice tubig. Mga ganyan. Di, ginagawa yan sa mga medical, sa mga yung nagpapa-medical mag-a-abroad. Talagang may ice pack. May ice pack sila na ginagamit. Okay, sige. Mag-weather ka na muna, whether you like it or not. Dahil talagang bakit ba napa-uwi dyan sa... Hindi, kasi summer eh, no? Kaya na-uwi sa usap. Yung mga anak po ninyo, ako naman, as much as possible, may libreng tuli naman na may mga doktor. Yes.
siguro it's better din po na, although kami pinagdaanan namin yun, ano, pero ako, may advice ko pa rin para maiwasan yung mga kagaya ng mga problema. Kasi sabi nga ni Doc, maraming nerves dyan, ano. Kung walang expertise yung gumagawa, baka mamaya nagpa-practice yung, lalo na sa mga probinsya. Meron naman hong mga medical missions. Every summer, nagpupunta ang mga doctors sa mga medical missions para magbigay ng libreng tuli. Mm. So this summer, kagaya natin, meron tayo din, kasama ho yan sa servisyo natin na ginagawa, libreng tuli. And Doc Joseph, yes, mag-open tayo dito sa UNTV. O, yung mga hindi patuloy dyan, pwede na mag... O, directly ito, andito nga si Doc Joseph. Pumila ka na. Sige, Ray. Weather muna tayo. Narito po mag-ilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong ridge ng high pressure area, nakaka-apekto pa rin po sa may area ng Luzon at yung easterlies o yung hangin na gagaling sa may silangan, nakaka-apekto sa eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Sa forecast po ng PAGASA, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, makakaranas po ng bahagyang maulap. Hanggang sa maulap na papawarin, may mga chance na magkakaroon po ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Ang heat index forecast po ng PAGASA sa Metro Manila ngayong araw, maaari pong mabot ng 39.6 degrees Celsius. Halos 40 degrees Celsius naman po sa may area ng Tuigarao. Sa Baguio po, 26.5. At sa may area po ng Puerto Princesa sa Palawan, 38.1 degrees Celsius. Ang Visayas po, makakaranas din ng magandang lagay ng panahon. Pero magkakaroon po ng isolated thunderstorms, lalo na dyan po sa may Samar at Leyte area. Ang heat index forecast sa may Iloilo City, 38.4 degrees Celsius, 38.5 sa may area ng Metro Cebu, at 36.3 sa may area po ng Tacloban City. Ang Mindanao po, maliwalas pa rin lagay ng panahon at makakaranas ng malinisang temperatura, lalo na po sa may area ng Metro Davao, maaari pong pumalo at ang heat index ng 39.3 degrees Celsius. Zamboanga City, 37.8, and sa Cagayan de Oro City, 35.3 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:35 a.m. at ang pong sunset, 6:11 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan naman po't umaraw. Huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Back to the house. Maraming salamat, Ray Pelayo. At syempre, gutom na tayo, di ba, Haris? Yes, oo. Nga ba nating tuli-tuli? Kumain. Mula usapan tuli, mag-usapan breakfast tayo. So, what's for breakfast? Haris, mukhang healthy tayo ngayon, di ba? Yes, may salad tayo, and then meron tayong ating pasta. Yan, tsaka sa kanina nakita natin, no, na olive oil lang ginamit, di ba? Nag-uusap tayo kanina about yung usage of olive oil, Haris. Di ba, ano yung mga sinasabi mo? Magandang source siya na ating saturated, yung ating good cholesterol, you know. Kaya lang, nawawala siya, Diego, actually kapag iniinit natin. Kasi yung ating extra virgin olive oil, cold press kasi yan. May particles pa yan? Oo. So pag dumadaan sa init, medyo hanggang mawala na yung kanya. So ang recommendation mo, pag linuto natin yung, kunyari, pasta, maglagay na regular oil or butter, tapos... Sa dulo na lang yung olive oil. Parang para mas nare-retain natin. Yung pagka-healthy niya. Oo, yung kanya. Yeah. Good cholesterol. Anyway, chef, di ba, ano ang prepare natin dito na isi-share mo sa, sarap sa mga chef. Viewers natin? Ayun, nagluto po ako ng spaghetti aglio olio with pan-seared tuna. With pan-seared tuna? Olio? Aglio olio. Garlic and olive oil. Yes. Yan ang pinaka basic but pinaka popular pasta sa ano, sa Italy. Italy. Yes. Okay. Garlic, olive based pasta. And of course, ano, chef, no, ano ang mga ingredients na ginamit natin dito? Tuna, black pepper, salt, coriander, parsley, lemon. Ba? Wait. Spaghetti noodles, olive oil, butter, basil, chili na labuyo, black olives at chopped parmesan cheese. Parmesan cheese. Ang interesting, no? Kasi natagal na ako nagpre-prepare ng mga aglio olio. Pero ngayon ko na na-encounter, chef, na may coriander. Di ba? Okay. Ba't naisipan mo maglagay ng coriander? Ano ba ang effect niya sa pasta? Kasi may tuna po ako pampawala ng lansa. Ano ba lasa ng coriander? Medyo matamis na... May pagkatamis siya. Konti. So, para mabalanse siya. Parang neutralize niya. Neutralize. Tapos yung aroma niya kasi, mapatanggal ng lansa. Okay. Kasi nga, ika nga sa amin, seafood nga. Eh, no? So pag niluluto mo, maganda ang aroma. Okay. Sige, chef, paano natin ginawa to? Go ahead.
Nag-marinade po ako ng tuna. Nilagyan ko po ng coriander. Of course, tuna fillet yan. Opo. Oh. And then, black pepper. Mm-hmm. Ano ang marinating time natin dito? 10 minutes po. 10 minutes. Opo. Since tuna naman to at fish, mabilis na. Pepper. Okay, tapos? Tapos, pinansired ko po. Ayun. Hanggang mag-pansired, anong ginamit mo? Very little olive oil ba to? Opo. Okay. Tapos? Hanggang mag-slightly golden brown lang po. Kasi hindi siya well done pala. Hindi kasi ang tuna, di ba, chef? Madaling mag-dry. And then? Sa noodles naman tayo, naglagay ako ng olive oil and then butter. Yun ang sinasabi natin pampalasa, oh. Tapos, garlic and then chili. Chili. Dami, wow, maanghang to. Ano pala to? Oo. And then? Red ang ginamit natin dito. Opo. Okay. And then, yung noodles po. Noodles. Kaya nga hari sabi nila, pag nag-boil ka daw ng noodles tsaka chef, no? Dapat al dente. I-undercook mo kasi itutoss in mo pa siya. Manluto pa siya. Okay. And then, nag-add po ako ng black olives. Mm-hmm. And then, itos po lang, haluin. And then, basil po. Yan ang basil. Siyempre, hindi pwede mawala yan. Papasarap. May amoy, may aroma. Ayun, tapos hinahalo na. Yan na yan, no? Opo, yun tapos, na po. Siyempre, chef, depende sa patasa, pwede ka pa mag-season with salt after cooking, di ba? Opo. Depende. Pero depende ito na, po. Kasi po, minsan, maalat na kasi yung parmesan cheese na ginagarni. So, no need na. Tsaka yung olives, di ba, chef? Maalat ang olives pag kinakain, eh. So, depende naman sa panlasa yan, eh. Opo, pero ang gumawa ka para sa atin, chef, ng isang salad. Anong salad ito? Waldorf salad po. Waldorf salad. Ano ba ang mga basic ingredients ng Waldorf salad? Romaine. Mm-hmm. Tsaka apple. Grapes. And then, walnuts po. Walnuts. Di ba nag-usap tayo about nuts, Harris, the other day? Walnuts, oh. Ano yung pinag-usapan ng walnut ng isang araw? Ah, maganda siya sa circulation, sa puso. Oh. Good cholesterol. Oh. Tsaka mababa lang yung uric nito, di ba? Yes. Depende agad sa pag-prepare. Depende sa prepare. Kasi ang walnut, bihira naman lutuin yan, as is yan. Masarap naman kahit niluto, Yeah. Oo. Chef, paano ka namin makakontak? Ano ba mga social media accounts mo? Sa mga may restaurant ba? May mga gig? Sa Facebook account ko po, senelin@outlook.com. Mm-hmm. Tapos sa page namin, Malayang Kusina. Of course, Malayang at Chef Lay, no? Opo, sina Chef Lay. Okay. Tapos may Instagram po ako, Celine_Galieto. Tapos number ko po, 0915-502-8863. Yun, wow. 0915-502-8863. May catering ka ba, Chef? Restaurant? Wala. So, pero pwede kami mag-contact sa'yo para mga, personal chef. Opo, Chef. Ibabatiin ka, Chef? Meron po. Sige. Hi po sa kasama ko, si Chef. Si Chef. Chef Octubre po. Sorry. Okay. Alright. Maraming salamat, Chef. Thank you. Thank you, Chef. Thank you, breakfast. Malayang kusina. Back thank you. To you, Kuya. Di ba? Si Talia eh. Nagwe-wet. Daw po ng Sandigan Bayan mamaya ang mosyon ni North Cotabato Governor Emelu Mendoza na i-dismiss ang kasong graft laban sa kanya. Alamin natin ang detalye mula kay Joyce Balancho. Yes, Joyce, good morning. Magandang umaga sa iyo, Talia. Mamayang alas 8:30 na umaga ay magkakaroon nga ng hearing sa Sandigan Bayan 1st Division upang pag-usapan itong hiling ni North Cotabato Governor Emelu Mendoza na i-dismiss na nga ang kasong graft laban sa kanya. Sa kanyang motion, sinabi ni North Cotabato Governor Mendoza na walang probable cause o sapat na basihan ang kasong isinampa ng ombudsman laban sa kanya. Kaugnay ito ng umunay pagbibigay niya ng pabor at unwarranted benefits sa Talino Shell Station na pagmamayari ng kanyang ina para sa mahigit 2.4 million pesos na worth of fuel supply para sa road rehabilitation project ng kanilang lugar taong 2010. Ayon kay Mendoza, walang irregularidad sa pagbili nila ng fuel sa naturang gasolinahan kahit pa hindi ito dumaan sa public bidding. Anila direct contracting ang naging rekomendasyon ng Bids and Awards Committee sa pamamaraan ng procurement dahil ito ang naturang gasolinahan na pinakamalapit sa road project at nag-iisang pumayag na magpautang ng supply sa pinakamurang halaga. Kung sakali mamapagbigyan ang hiling na ito ni Mendoza, maaari na siyang hindi ipaaresto ng Sandigan Bayan at i-dismiss na rin ang kaso laban sa kanya.
Talia, maaalala na si Governor Mendoza ay nasasangkot din sa kontrobersyal na kidapawan dispersal noong April 1 kung saan namatay nga ang isang magsasaka at marami naman yung nasugatan. Kaya naman maliban dito sa graph sa Sandigan Bayan, maaari rin siya makasuhan ng murder, attempted murder, frustrated murder at iba pang administrative charges matapos siyang sampahan ang reklamo ng ilang kidapawan farmers sa Office of the Ombudsman sa Davao City nito lamang linggo. Talia? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancho. Kikay! Ay, lalabas na ako. Lalabas ka na. Oh, la 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 la. Sana may tubig. Thank you, thank you. Ito lang. Okay. Ayun tubig. Ha? Ito. Ang programa ay bawal napikon. Ito ang programang bawal ang gutom. Gusto ko yung programa niyon. Get it straight. Sige. Pero meron pang guest. Anong lasa niyo? Sarap ba? So, spicy. Pero it's very yummy. Spicy. The pasta. Ito, pasta. Yeah. Talaga? Hindi maganda. Nakakadagdag sa tunaw yan, di ba? Taba. Oh, syempre. Okay. Nasaan na si... si Angela? Halika na! Ay... Ayan, kailangan mo yan. Hello po, good morning! Morning! Yan, hindi po si Dr. Angelo Subida, ang ating psychotherapist. Hello. Hi, sir! Welcome po, welcome po. Nice to meet you, sir. Salamat po. Okay, upo ka muna, sir. Kasi pag-uusapan natin ngayon. Usapan nga po natin ngayon. Good morning muna again, good Dr. Morning, yeah. Angelo Subida, ating one of our resident psychotherapists here sa bahay ni Kuya. Thank good morning you. And welcome back. Thank you. Okay, so ang ating topic ay yung healing stress via multimedia and technology. So before that, ano-ano po ba ang nagkukos ng stress? Well, marami yan. Mm-hmm. Actually, that's well written about. Mm-hmm. At nasa popular media din. You know. Mm-hmm. Merong physical stress, mm-hmm. kagaya na napagod ka. Meron ding emotional stress mm-hmm. sa relationships mo, sa asawa, sa pamilya. Sa init ng panahon, nakaka-stress. Oo, oh, yun, sa physical yun. Mm-hmm. Meron ding mental stress sa trabaho mo. O kaya marami kang iniisip na problema. Meron ding spiritual stress. Oo. But when do you say, Doc, when do you say na talagang stress na ako? Well, kapag meron kang mga simptomas ng mm-hmm. stress, kagaya ng like, sumasakit ang ulo mo, mm-hmm. physical yon, mm-hmm. o kaya pag emotional naman, nadidepress ka, mm-hmm. o nagbe-breakdown ka, mm-hmm. you feel feelings of loneliness, and so mm-hmm. on. Emotional, meron din, and so on. Mm-hmm. So yung parang buong araw, hindi mo na nagagawa yung daily routine mo. Oo. At iyak ka na lang iyak, or depende kung how you cope your stress, eh, no? That's or nagagalit ka. That's right. Or nagkukulong ka sa iyong kwarto. That's right. Diba? So, ano naman po yung mga effective ways para naman po malabanan itong stress? Well, marami ding resources dyan, mm-hmm. information sa popular media rin. Mm-hmm. Physical, may relaxation tayo. Mm-hmm. Tapos yung iba pumupunta sa gym mm-hmm. so that they would have reserve energy to fight stress. Mm-hmm. Oo. At yung iba, they just take a walk, they watch movies, mm-hmm. and so on. Iyan ang sa physical na ano. Mm-hmm. So emotional naman, they try to have relationship with others, go to parties, mm-hmm. and so on. At saka mm-hmm. to talk to their loved ones. Mm-hmm. Yan ang mga usual na ano. Uh-huh. Ngayon po, nowadays, ang sinasabi nila ngayon yung iba, yung healing stress through multimedia okay. and technology. Paano po ba yun? Well, iba kasi yung generation natin ngayon eh. Mm-mm. Ang generation natin ngayon, marami ng creative advances. Resources. Oo, sa technology, sa multimedia. Mm-mm. Kaya isa sa mga characteristic ng generation natin ngayon ay you can have your stress management, yung relief mo, mm-hmm. from different types of technology. Kagaya mm-hmm. ng
internet, kaya ng may mga mobile applications na ngayon with regards to gusto mo makinig sa sound of sea waves, nature and all para of that. Para kumalma ka. Oo, then you have music. Mm-hmm. And then you have other things na pwede mong i-apply para for your stress. But my worry, Doc, kasi dun sa, although for others it is effective yung healing stress through social media. Uh-huh. Kaya lang kasi sa mismo, ba, sa phone lang mismo, maraming mga nakahalo dun na mga games. Right. Tapos nandiyan din yung social media din. Right. Yung mga accounts mo na hindi mo mapipigilan, tignan mo rin. And sometimes it causes you stress dahil may mga comments or posts kang makikitang magti-trigger din ang stress mo. That's right. Oo. Mm-hmm. Well, it depends on how you use the tool, no? Mm-hmm. It's also the same thing with other types of tools, mm-hmm. right? Pag nag-stress relief ka, di ba? Mm-hmm. So, depende yun sa ano. Pero, yun nga, kailangan mo ng limitations din. Mm-hmm. Whatever it is, no? Pwede ka rin kasi ma-addict. Yes, sa right. Ganon, magiging source of stressyon, in business source of relief. Oo. But in your practice, sir, do you recommend now the social media? Oh yeah, especially healing? During the alone times mm-hmm. of the patient, meron siyang contribution sa relaxation ng pasyente, sa relief niya, mm-hmm. and so on. Mm-hmm. At saka, usually yung merong mental health issues, they want somebody to listen to them. Mm-mm. They want somebody to understand them. Mm-mm. And more than that, to also help them have perspective. Mm-mm. Do we allocate time for this, yung multimedia and technology? Oh, yeah. Mm-mm. Actually, yan ang latest ngayon, development. You can do a therapy session, counseling mm-hmm. session through Skype, mm-mm. emails, video conferencing, mm-hmm. telephone call, and all mm-hmm. of that. So, talagang nag-a-adapt tayo sa panahon. So, distance is dead. Uh-oh. Pero malayo. Hindi pa rin po natin tinatanggal yung mga traditional ways of how to cope the stress. Ano. So, ano-ano naman po yung mga traditional ways na para maibalik natin ngayon, no? Lalo na mapaalam natin sa mga kabataan ngayon, yung mga traditional ways on combating stress. Well, traditional ways like you shift your thoughts to mm-mm. somewhere else. Mm-mm. Okay? Mag-imagine ka ng good memories. Mm-mm. Mag-imagine ka ng good places and all of that. Traditional things like breathing exercises, mm-hmm. yung relaxation mo. Mm-hmm. And then you escape also into your inner world. Mm-hmm. Maaring yung inner world mo is about your faith. Maaring about your passion, your mm-hmm. hobbies, your readings of mm-hmm. books and all of that. Mm-hmm. So habang nasa traffic ka o may problema ka, mm-hmm. you can escape into your mm-hmm. inner world. Tsaka importante din po iwasan din yung mga bagay at tsaka o yung mga taong nagbibigay ng stress sa inyo. Pwede rin yun. O yung huwag mo na i-provoke yung sarili mo. Pwede rin. Mm-hmm. Oo, pwede rin yung part na yun. Ayan. So ayan po yung mga tips na ibigay niyo po sa amin na Dr. Angelo Subido. At and of course I think you'll agree with me on this, ano, na isa din sa pinaka mabuti at effective way na para tayo ay makapag-cope ng stress magdasal. Yes. Diba? Humingi ng tulong sa ating Panginoon right. para naman na tayo magkaroon ng peace of mind. Right. Ayan. Right. Inner world. Right. Yeah, inner peace. Inner peace, right. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Angelo Subida, ang ating psychotherapist. Thank you. So, huwag ka na ma-stress, kuya. Sirina. Sirina ang ano. Ito muna yung mga Philippine National Powerlifters daw natin ay sasabak sa iba't ibang national championships. Yan po ang ating sports update. Sa powerlifting, nakatakdang sumabak sa susunod na buwan ang mga Filipino powerlifters sa Idaraos na 2016 Asian Powerlifting Championship sa Udaipur, India at 2016 World Classic Powerlifting Championship sa Texas, USA. Isa sa pambato ng Pilipinas na lalahok sa World Championships ay ang 17-year-old 2015 World Sub Junior Bronze Medalist na si Joan Masangkay.
Bibigay ko po lahat ng best ko para po makapag-uwi po ng medal, lalo na po yung gold po sa deadlift kasi yun po talaga yung best ko. Ayon naman kay Powerlifting Association of the Philippines President Eddie Torres, tinitiyak na ani ng mga medalya ang national powerlifters. Sure ko lahat makakamedalya, but yung medal count, medyo hindi ko pa masabi ngayon. Itong mga lifters natin, all year round, nag-iinsayo sila. Very active sa mga competitions, lagi sila nandyan. Apat na Filipino athletes ang lalahok sa World Championships at siyam naman ang makikipagsukatan ng lakas sa Asian Championships. Sa NBA, tinambakan ng Atlanta Hawks ang Boston Celtics sa scores na 110-83 upang makuha ang adbentaheng 3-2 lead sa series. At nalusutan naman ng Toronto Raptors ang Indiana Pacers 102-99 para maungusan ang Pacers sa serye ng 3-2. Samantala, hinirang naman ni NBA Coach of the Year si Golden State Warriors bench tactician Steve Kerr. Ang former Chicago Bulls point guard ay kumolekta ng 64 first place votes para sa kabuang 381 points. Okay. Kuya, congratulate natin yung Ateneo Men's Yay! Volleyball Team. Yay! Yay! Sanod ka, diba? Tapos may game 3 pa tayo ng sa women's. So, nanalo Ateneo. Alam mo lahat, nagulat sila dun sa Ateneo women's team. Kasi talagang bumawi sila. Talagang in-expect na nila, even yung mga Ateneo. Yung mga schoolmates sila, in-expect na matatalo sila. Pero nanalo sila. Yes. So may game 3 pa. Sabado. Hi, Monica! Hello, Pog! Papakilala ko muna ang aking kasama. Good morning, guys! Kuya, morning, si Dr. M.G. Almelor Jr. Yan, papakilala ko siya at siya ay diplomat ng Philippine Board of Otolaryngology Head and Neck Surgery. Good morning, Doc! Welcome po sa bahay. Good morning po. O, sit down muna po tayo, but I believe tatayo po tayo mamaya dahil meron po tayo papakita mga slides, no, for our discussion. Alright, at dahil nga this week po, yung tinatawag nilang Head and Neck Awareness Week, tama ba, Doc? Hindi kaya. Oo, ang pag-uusapan natin ay actually nitong mga nakaraang araw, nag-discuss na tayo ng different kinds of cancer na may kinalaman nga sa head and neck. But today, ang ating pong pag-uusapan ay ang thyroid cancer. Alright. Sige, Doc, bago po natin i-discuss yung mga treatments ito, ano ba ito? Ano ba madalas ang nagiging cause ng thyroid cancer? Usually, ito po ay it runs in the family. Genetic po. Genetic? Yeah. Okay. Usually, ang patient na may thyroid cancer, may exposure ng radiation before. Mm-hmm. Sa bata o during adolescent. Or, mm-hmm. When the patient is exposed sa radiation treatment, yung thyroid nodule na hindi cancer, nakoconvert sa cancer. Gaano kalaki, Doc, ang chances, sasabihin natin it's in your family, genetic nga, na magkakaroon ka rin in the future? It's about from 20-25%. Oh, that's kung walang exposure sa radiation. Yes. Pero kung magkaroon ng exposure, maaring ma-double po yun. Double, that's up to 50% of chances, yeah, of having. Ah, mataas din pala. Eto, Doc, man, kanina nung nag-usap tayo sa labas, you mentioned na, of course, may two kinds of malignant and benign. Opo. Nodules. Opo. So can you tell us more about it, po? Now, ang isang, by the way, this is a project of the Academy of Head and Neck Cancer, ang called, mm-hmm, of the Philippines. Ano pang tawag namin? Okay. It's a sub-study group ng Philippine Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery. Mm-hmm. This is our project ng continuing information drive on early detection and management ng cancer sa head and neck area. Mm-hmm. Yung assigned topic sa akin is thyroid cancer and neck masses. Mm-hmm. There are several oncologic areas na discuss na from Monday hanggang ngayon, yung nose and paranasal sinuses, mm-hmm, yung nasopharynx, yung sa likod sa ilong, mm-hmm, oral cavity, no, hypopharyngeal, mm-hmm, then yung larynx, yung, mm-hmm, voice box. So ang topic natin ngayon is, para sa ating viewers, is to differentiate kapag may bukol ho sa, usually it is in the midline, sa gitna, mm-hmm,
nandito po sa harapan, kapag may nakakapang bukol ho, ang unang tanong dyan, cancerous ba to? Ito ba'y cancer or benign? Yes. So there are several ways to differentiate. To answer that question is, mayroon kaming tinatawag na clinical evaluation. Mm-hmm. Ano po yung mga ginagawa dito sa evaluation, Doc? Clinical evaluation, yung history. Halimbawa po, kung example, ang patient may history ng exposure sa radiation. At it's in the family, yeah, as well. Yeah, it's trans in the family. Mm-hmm. Halimbawa, ang patient may mga kulani o kaya napapaos, nahihirapan na lumunok. These are signs. And symptoms. Opo, signs and symptoms ng high index of suspicion na we are dealing ng cancer of the thyroid. Okay. Okay. Now, mayroon pong mga examination. Yung example, alibawa, ma-focus yung fine needle aspiration biopsy. Mm-mm. Ito po ang purpose nito. Can we project yung fine needle aspiration biopsy? Yun po'y needle. Ito, Doc. You wanna stand up? Ayan. Dyan. Para mas ma-discuss natin, Doc. Ito po'y it is a needle, a fine needle. Mm-mm. Tutusokit po yung tumor. Mm-mm. Then, mag-a-aspirate. Tapos, ilalagay sa slide. Titingnan sa microscope. Okay. Ang purpose po nito, basically, is to differentiate benign from malignant. Malignant. So, okay. Ito po ang mga possible. Ito po ang if na fine needle aspiration biopsy. Okay. Bali, practically, apat po ang result niyan eh. We will not discuss the other. Ito tayo, we will emphasize on number one and number two. Okay. Kung benign or malignant siya, Doc. Alright. Very important kasi parang ang doctor, mayroon siyang definitive treatment plan for anong gagawin niya sa possible thyroid cancer. Yes. Kung ang resulta ng fine needle aspiration biopsy ay malignant, the appropriate treatment is cancer. Okay. Surgery. So ito lang, Doc, ang talagang treatment natin. There are other modes of treatment for cancer. One, if patient cannot tolerate mayroong cardiopulmonary or medical problem, the patient may undergo other mode of treatment like radioactive iodine treatment, radiation. Chemotherapy, wala akong role. Ah, hindi din. Then, iba is suppression treatment. The disadvantage of that, wala pong biopsy, kaya di effective. So, Doc, regardless of, di ba may stages kahit naman ng cancer? Kahit maliit o malaki, matanda o bata, kung ang patient can tolerate surgery, the most appropriate, the first line of defense is surgery. It's surgery. Yan, so, regardless nga siya ng stage, Doc, kung ito man ay sabihin natin na sa early stage or latter stage na, best option pa rin talaga is surgery. If the tumor can be resected. Okay, Doc. Okay. Now, may mga kaso na di na matatanggal lahat kasi alibawa nakadikit na po sa thyroid, sa voice box, sa windpipe, sa trachea, sa esophagus. Ang ginagawa po namin is just shaving. Ah, sinishave niyo, Doc? Tanggalin na lang po ang tumor. Okay. Iiwan po yung normal function ng voice box, normal function ng windpipe sa kanang esophagus. Mm-hmm. Then ito ay susundan po ng radioactive iodine. Para patayin treatment. Yung mga cancer cells. Okay. Now, second result is negative for cancer. Kung benign naman. Okay. Oo. Now, pag negative for cancer, dalawa po ang dapat gagawin ng isang doktor na tulad ko ng attending physician. Yes, Doc. One is i-group niya kung ang patient niya ay high risk for cancer. Ito again, Doc, yung may history kung wari or may exposure sa radiation. Yeah. Ito po ang mga palatandaan ng ang patient ay high risk for cancer. Mm. The most important determining factor is age, yung edad po ng pasyente. Ano, Doc, ang kapag certain age? Kapag 45 in above or 20 or 18 in above, usually high risk for, associated for cancer of the thyroid. As early as 18 years old, Doc. Another, Doc, I'm just wondering, sa gender ba meron din? May prone ba? We will mention that. Okay. Another one is, we have to group kasi yung factors associated or related to the patient and factors associated to the tumor. Okay, Doc. So your question ng kung sex, ang male patient with thyroid, suspected for thyroid cancer is mataas po sa lalaki. Mas mataas sa lalaki. So kung may pasyente pa kung lalaki, ay more aggressive eh. Kasi ang association, out of 10, usually 3 to 4 ay cancer po yan. Kaya dapat yung mga ating viewers,
na lalaki. At may history sa family. Na may history, tapos medyo mayroon kayong possible thyroid nodule. Yes. Mabuti magkonsulta po kayo kasi ang chance na yan ay cancer. Malaki. 3 out of 10. So parang nasa 30 to 40% Opo. Doc. Isa pang factors is yung laki. Mm-hmm. Kapag malaki, mas associated po sa cancer. Kaya again, for our viewers, mas maganda po, mas maliit pa. Ipa-check up na. Tama. Parang kung sakaling dumating sa punto na we are dealing with thyroid cancer, malaki ang chance na ma-cure yun. Mali po yung misconception na pag-cancer, pag ginalaw mo, mas lalong lalala. Lalaki, no, that's oo. Misconception. So gusto nating i-erase yan sa information drive natin. Okay. Another one is yung kung mayroon na pong kalat. Mm-hmm. Oo, kasi kumakalat ang cancer cells to, di ba? Ang tumor po, mayroong parang pinakabalot yan o capsule. Mm-hmm. Pag yun ay lumabas na doon sa capsule, o kaya pumarat na po sa kulani sa leeg or any part of the body, like the lungs, the bone, the brain, then mas, pwedeng tamaan din, Dok. Opo. Then we will be suspecting possibility of cancer. Other cancer, yun. Dok. Okay. Ngayon, kung alibawa ang pasyente, pagkatapos ng IFNAB ay low risk of cancer, depende po ito eh. Ang patient selection dito, ang pinag-uusapan dito, pagpili eh. Mm-mm. Kung ang pasyente, alibawa, menopause sa babae, hindi po kami nagbibigay na ng suppression treatment. Yung umiinom po, ang purpose po, iinom ng gamot, parang lumiit. Ngayon, kung mag-iinom ka ng ganong thyroid hormone, ang problema ay mag-osteoporosis. So may complications? Yes, hypertension. Actually, sa Amerika, hindi na po ginagamit yun. Okay. Oh. So yan po. Ikalawa, kung alimbawa, hindi ho nag-respond sa treatment, then we will proceed to surgery. Surgery pa rin. Opo. But then again, eto Doc, yung kapag benign. Yes, negative for cancer. Negative for cancer. Na, hindi kung, muna surgery. Last option naman. Kung dumating na ang result ay hindi malaman kung cancer or hindi cancer, depende po sa philosophy ngayon ng pasyente at saka ng doktor. Ako personally, in my practice for more than 30 years, the St. Luke's sa East Avenue saka sa FEO, I go for number one. Medyo sigurista po ako. So it depends on the principle at saka kultura nung doktor. Oo nga. Sabi nga nila, it's better be safe nga kaysa sorry. Yeah, so kung pwede naman talagang i-eliminate altogether, why not, doc? To err on the side of commission is better than magkamali ka na napabayaan. Iyon naman. Okay. So, Doc, para po sa mga, I believe meron po tayong series of activities again for the Head and Neck Awareness Week. Yes. You can invite our viewers po. Ano po ang mga magaganap na mga activities nga natin? Ang activities ay kami, meron po kaming pasilip ka, which ginagawa po yun sa ibang institution. Kasi madami pong mga members ang study group ng Philippine Society of Otolaryngology. Mayroon kang pasilip, libre. Mayroon po kaming layman's forum. Ito'y maliban dito sa guesting namin sa radio, sa TV, ay mayroon pong mga layman's forum. Mayroon pong nagdi-discuss sa bawat institution. Tapos yung mga pasyente... Para mas maintindihan, Dok. Opo, nag-discuss. Mayroon po kaming, para naman sa mga doctors, to update sila yung latest trend on management ng head and neck cancer is mayroon kaming... Inter-hospital grand rounds. Kaya, for example, kagabi, nagkaroon kami ng inter-hospital grand rounds dyan sa Luxent Hotel, hosted by the UPPGH group, participated by St. Luke's, UST, saka FEO. At ang maganda dyan, Doc, it's for free para sa ating mga kasambahay. Naku naman, maraming salamat, Doc. Ang dami po namin natutunan. And maraming salamat din po doon sa mga kapwa-doktor nyo na nag-grand rounds this week para sa mga kababayan natin for free check-up nga and information dissemination. Okay. Maraming salamat po muli, kami Doctor. Kami po, in behalf of the kami po ay matagal na for the past about 5 or 6 years. Mm-hmm. Minsan sumasama pa yung isa sa mga host ninyo sa aming fun run. Sino yan? Kami... Okay. Alamin po natin mamaya. Okay. Ako po ay nagpapasalamat sa Kuya Daniel at saka UNTV for allowing us to continue our program of information drive on early detection and early management of cancer. Last time, mayroon kaming si Kuya Daniel ng isang hakbang
para sa cancer. Mm-hmm. So kami po yung nagpapasalamat sa UNTV at sa iyo. At maraming salamat mo. Basta naman po public service, asahan niyo po na ang UNTV ay lagi niyo pong kasama at katulong sa mga ganitong advocacy nga. Opo. Maraming salamat po, Dr. Dr. MG Almelor Jr. Siya po ay once again Diplomat Philippine Board of Otolaryngology Head and Neck Surgery. Thank you so much, Dr. Thank you. Laryngologist. Okay. Yan. Okay. Ate Rina. Ay, hindi lang tinagamit. Kuya, ang ating clinic ni Kuya ay nasa barangay tour ngayon at nasa dito sila sa Health Center Dagat-Dagatan Avenue, Barangay 35, Maypaho, Caloocan City. At kung gusto niyo po ng mga services nila dyan, magsisimula po sila dyan. Registration time nila ng 6 a.m. hanggang 10 a.m. Ito po yung mga services nila dyan. May general medicine sila, pedia consultation, dental checkup and tooth extraction, laboratory services like CBC at saka yung ECG, legal counseling at free medicines and vitamins. Paalala lang po, ang ating registration po dyan ay from 6 a.m. hanggang 10 a.m. po. I-grab nyo na po ang pagkakataong makapagkonsulta ng libre sa ating medical, dental at legal mission. Binabati rin po natin ating mga kasamang doktor at dentist na nandun po si Doc Nap Borje, Doc Warren Alnag, Doc Larry and Kate Solomon, Doc Manuel Lotok, Doc Edna Estimada, Doc Marie Ann Marzan, pati na yung ating mga laging katuwang, ang mga Kamanggagawa Foundation International, Lingap Kapatid Department, Quad Security Team, Guest Coordinators at AdPro ng MCGI Metro Manila North District. Salamat po sa Diyos. Na talaga naman, no? Tuloy-tuloy po yan, ha? At gusto ko lang i-reiterate, no? Yung lahat na yan ho ay open para sa lahat. So wala akong pinipili yung religion, walang pinipiling kulay, walang pinipiling lahi. So we do that continuously. Hindi naman ho yan one-shot deal. Kaya sa awa ng Diyos, pati yung ating scholarship program, tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon, yung ating La Verdad Christian College sa Caloocan, nandyan pa din po yan. So, sa mga gusto mag-inquire, tignan lang ho ninyo yung ating mga requirements para dyan. Nako, tuturuan tayo ni Talia ngayon ng mga gamit sa pananahi niya. Ako? Ba't ako? Designer ka? Ngayon, ngayon natutunan mo na ngayon ang sungaw. Sungaw? At saka, hindi, ano pa, sapit. Sapit, oo. Oh, pag sapit, pwede nang pwede na. Sapit, sungaw. Oh, yan sungaw. Yung sa topic ni Doc Joseph kanina. Yes. Dahil these are common words sa especially sa mga bahagi ng mga katagalugan talaga. Like sa Bulacan. Yes. Pero not commonly used yan sa mga, like sa city dito sa Manila, hindi ko masyadong, kagaya ng halimbawa, yung magnanakaw. Mm-hmm. Ginagamit na isa doon yung kawatan. Kawatan. Diba? Kawatan. Pero yung kawatan, hindi masyadong gamit yun dito sa city. Eh. Kadalasan yan, ginagamit yan sa mga provinces, yung kawatan. Mm-hmm. Maraming mga parang ma-encounter kang words which are ordinarily used sa mga probinsya ng katagalugan. Pero kahit na Tagalog tayo dito, halimbawa sa Metro Manila, hindi masyadong gamit dito. Gamit. So ngayon, ano yung sa'yo? Na si Talia. Hindi rin palasak yan, ha? Yes, kuya. Sa gamit sa pananahi. Tape measure alam ko, medida. Medida. Oh, yun lang alam ko. Eh, yung nilalagay sa daliri. Didal. Didal. Yun, alam ko agad ni Kuya. Ikaw, di mo alam yan, ano? Hindi ko alam. Di mo alam? Ano, kuya? Yun naman tumutubo sa mukha, nunal. Diba? Ano ba? Eh, yung tinutusukan ng ano? Symbol, didal. Para lang yan yung ano? Sabi niya, ano sa English ang perdible? Perdible. So, didal yan, didal. Didal. Parang di matusok yung didal. Ano. Oo, oh, yun din. Pagka ang lola ko kasi pag nagtatahi dati ng ano, ng mga damit, yung ang tawag doon sinusulsihan nila, di ba? Sulsi. Pag nanunulsi ka, marunong ka manulsi. Ano yun? Salisi lang. Designer ka nila? Di ba nata yun, be? Sulsi. Igre-repair? Eh, ikaw hindi ka manunulsi. Manisi, mahubo sa'yo. Sulsi. Sulsi.
Masusi. Backstitch. Eh, ibig sabihin, may butas yung damit mo. Sabi, alimbawa, sulsihan mo nga yung butas ng damit mo. Ayun pala yung nasabi. Ang galing. O na nasusulsihan niya, ang tinatakip niya yung sinulid. Opo. So usually, doon ginagamit pag nagtatahi ka ng bike kamay na gano'n, hindi ng makina, ginagamit mo yung didal. Didal. Oo, yan ang ginagamit mo yung didal. So, didal yun. Ano pa? Sa ang lolo ko naman, ang tawag yan, timbal. Timbal. So, if you want your hair to be shiny, you put some owl. And if you have nothing to do, you go to the field and gamble the sowel. You bring your sickle. Ayan, ganyan lang yan. Timbal. Timbal. So, didal, yun ang ano mo, didal. Apo, meron didal. Pa ikaw, di ba? Ano pa? Meron pa, yung tinutusukan ng mga karayo. Parang kamatis. Ang tago nun? Oo. Hindi ko alam. Ano nga tawag dyan? Pin cushion. Akala ko dahil pa cushion. Oo nga, yes. Pero mahaba, kuya, unan-una ng tusukan ng aspile. Pero meron pa po isang kuya. Na isang ano yung kasi emery bag, yung emery bag para yung karayo o kaya yung pin mawala yung kalawang, tinutusok naman yun sa duruan. Mm. Yung emery bag. Tinutusok para tumalas din po yung karayo. Tinutusok yun sa duruan. Yun namang waste basket na may buhangin, duraan naman yun. Namiss ko tuloy magtahe. Duruan. Duruan. Ayan. Tignan natin. Galing. Yun na ba ang ano mo? Yes, kuya. Ah, parang simple. Didal. Anong pinanggaling? Ano ang etymology ng didal? Ayun, hindi ko alam, kuya. Tignan. Dapat alam mo kung saan nang gagaling yung mga salita na yan. Di ba? Ano? Itimol. Didal sa shampoo. Didal. Okay. Ito naman si Rine. Ano? Ay, ikaw. Ano etymology nun? Yung sa manika, yung dadal, yung tinutuso. Pa yan? Joke na. Ayan, Thursday morning. Kaya naman kasama natin ang unang isa matibang ngayon. Morning. Morning, kuya. Hi, how are you, Doc? How are you, kuya? Sabi ko eh. Ang laki ng H. Sininang ngayon. Oo, oh, ganyan eh. Pagka G naman, guya. Oo nga eh. Ang ganda ng topic nyo kanina. Ano? Tule? Pag-usapan na natin yung ating magiging topic for this morning. Ninang, ano ba yung mga 12 signs na yon? Kapag wala na tayong magamit for our basic needs, ang ibig sabihin nun ay you're in trouble. Nasa peligro na tayo. If our monthly income goes directly to the creditors, if your monthly income, yung 20% noon, ay pinambabayad mo lang, goes to your creditor, yung bang mga makautang lang, kapit sa patilim. If you are paying an interest of more than 2% per month, you're in trouble. Or 24% per annum, you're getting a loan to pay for another loan. Ano pa nga ba ang mga signs o tanda na tayo ay namimiligro na sa pera? Yan ang ipagpapatuloy nating talakayin kasama ang ating pambansang ninang na si Ninang Risa dito sa Ikonsulta Mo. Ayan. At Ninang, na-discuss na natin yung iba't ibang signs, no, kung ikaw ay financially troubled na, diba? So natapos natin yung 7, diba? Yes! Doon na tayo sa 8 to 12 natin. Ano-ano po ba yung mga signs na yon? Ah, yung pang-8. Mm-hmm. Kung sagad tayo sa utang, ang ibig sabihin, credit limit to the max is always to the max. Kumbaga kung may credit card ka, lagi na lang na ubos-ubos. Yung parang puno lagi yung credit card. Hindi ubos biyaya. Oo. Mm-hmm. Hindi ubos-ubos biyaya, kundi talagang yung sagad. Credit limit mo, di ba? Yung mga credit card natin, sagad meron tayong credit limit. So, for example, ikaw, ang credit limit mo ay 100,000. Mm-hmm. So, lagi siyang puno. Hindi ka na makautang kasi sagad na. Mm-hmm. So, di ba, Nina, pag ganyan, ang kunyari, di mo mabayaran ng that month, ano, may interest, di ba? So, minsan, interest na lang yung binabayaran mo. So, sobrang laki talaga nung... Ako doon, pep minimum. Pep minimum. Oh, yung
ang interest niya normally ay 3% to 3.5% per month. Yes. So, sobrang laki. So, mga dapat 42% per month. So, parang nagbabayad ka lagi. Kunyari, meron kang 10,000 pesos na utang. So, ang 42% nun, 4,200 a month. Imagine mo, kung kumikita ka lang ng 10,000, tapos may utang kang 10,000 din, nagbabayad ka ng 4,200 in interest. So, ibig sabihin nun, interest pa lang yun. Wala ka nang matitira na pag, para sa panggastos mo. Ano naman, Nina, yung bumabali sa credit card? Ah, yung bumabali naman sa credit card, ito naman yung bang nagka-cash advance tayo. So, when we are making cash advances on our credit cards, yung pwede yan eh, kuya, yung sa ATM machine. So, bali, ang gagawin mo, yung credit card mo, magbabali ka ng cash. Ang masama doon, ang interest niya kagad, actually, hindi siya interest na tinatawag nila yung charges, is 5%. So, ibig sabihin, pag kunyari, nagbali ka ng 10,000, yung 5% nun, may 500 tapos agad na ibabawas. So, ang laki, di ba? Yes, so, yes. Tapos, kung hindi mo pa may babayaran yun, next month, pa. Meron ka na namang interest na 3.5%. Wow, so, yun yun. Yun. Tapos, ano ba yung kasunod natin, Rina? Yung patak-patak na bayad sa card naman. Yun. Ano ibig sabihin nun, Nina? Yung patak-patak na pagbayad, ibig sabihin nun, partial lang ang binabayaran natin dun sa ating mga utang. So, normally sa credit card, no, di ba may nakalagay dun sa ating billing statement na minimum due. Tapos merong total due. Yung total due, yun yung talagang dapat mong bayaran for the month. Yun yung total nagamit mo. Zero. Ngayon, minsan, alam mo naman yung mga credit card companies, para mainganyo tayong umutang, kasi doon sila kikita, pwede kang magbayad ng minimum lang. So, kung 10,000 yung outstanding balance mo, total due, nakalagay lang doon, halimbawa, 2,000 lang ang babayaran mo. So, kung ang babayaran mo ay 2,000 lang, or basta mababa doon sa total due mo na 10,000, magiging on credit ka na, so automatic may interest ka na kaagad noon. So, pagka po tayo ay hindi nagbabayad ng ating credit card in full, yung lahat-lahat sa isang month, isara na natin yung mga credit card na yan. Huwag na natin gamitin yung credit card. Yes. Kasi ibig sabihin noon ay babaon at malulubog talaga tayo sa utang. Paano naman lang tayo ng credit card ni Ninang? Tsaka kay Don Jose. Siguro kay Kuya credit yan card ang sky's the limit. So, yun. Tapos ano yung kasunod nga, Rina? Utang na pambayad, Nina. Oo, yung bang, yung utang, yun din ang ipinambabayad din natin sa utang. So, pwede rin yan, kuya, sa credit card. Ang tinatawag dyan ay yung balance transfer. So, ang gagawin mo, tatawag ka sa credit card company mo. Kunyari, dalawa yung credit card mo. Isang BPI, isang BDO. So, kunyari, hindi ka makabayad ng BPI. Yung BDO mo, meron pang laman. So, tatawag ka sa BDO, tapos sasabihin mo, pwede ba akong mag-balance transfer? So, yung ang magbabayad na diretso nun, yun ang kabilang banko. Babayaran niya yung utang mo sa, for example, BPI, from BDO to BPI. Tapos yun, mangyayari, matcha-charge ka na naman ulit ng interest. So, parang binayaran mo nga yung kabila, pero inutang mo naman doon sa kabila. So, talagang pag ganon, ibig sabihin, you're really in trouble. Kasi, alam mo ba, Ninang, merong gumawa niya na, ginawa niya na parang racket eh. Ang ginawa niya, umutang siya ng, alimbawa, itong isang credit card na to, no? Or, sabihin mo, kunyari, parang itong isang lending institution, inutangan niya ng 1 million, kunyari. Okay. So, yung 1 million na yun, ginamit niya. Masarap siya, etc., etc. Tapos, ang ginawa niya na ngayon, after that, pagdating ng due noong kanyang utang dito kay Financing 1, kukuha siya kay Financing 2 ng pambayad niya kay Financing 1. So, nabayaran niya yung Financing 1. May existing siya Financing 2. Ngayon, itong Financing 2, pagka due na, kuha siya ng Financing 3, tatapal niya kay Financing 2. And so on and so forth. Pero ang ginawa niya, nagbukas siya ng maraming, bawa, itong initial na to, utang ako kay Doc Joseph, may utang ako sa iyo, utang ako sa kanya. May 10 tao akong inutangan.
10 taong inutangan ko na yun, nakagather ako ng, let's say, sabi mo, 10 million. Mm-hmm. Sa 10 million eh, 1 million each. 10 million yung nakuha ko sa inyo, 10 kayo. Ginamit ko yun. Ang ginagawa lang niya dun sa 10 na yun, each time, malapit mag-juto, may kukunin siya dito. Tatapal niya dun. Mm-hmm. Tapos, edi eto, may butas na naman. Aandar yun, meron siyang lead time. Kukuha siya dun. Enough to pay this. Ganun. Ganun ang ginawa niya. Pero later on, sumabog din sa mukha niya. At nagkasabay-sabay na lang. Kasi may interest eh. Siyempre, yung babayaran niya sa'yo, kukunin niya kay... Alam mo, 1 million lang ang utang niya sa'yo. Ang kukunin niya kay Ninang na 1.1. Kasi may interest yun eh. Yeah. So yung 1.1 ni Ninang, tatapala naman nun, magiging 1.2 na yung utang niya ulit. Kasi magiging 1.1, mag 1.2. Utang siya ng 1.2 ngayon kay Thalia. Kaya lumalaki ng lumalaki dahil ganun ang nangyayari. Yung sinasabi mo na parang utang bayad sa utang. And later on, di mo na makakayanan. Mm-hmm. Ginagawa yan, kuya, yung kabaliktara naman yan, doon sa mga pyramiding scam. Yung mangunguha naman ng investment. Pera, pera naman. Ito naman, yung mangungutang ka naman. Nangyari to sa akin, kuya, sa Pampanga. Inutangan ka? Inutangan ako. So, tapos? Tuwang-tuwa ako kasi ang releases ko, mga 1 million, 2 million naman. So, ang daming nangungutang. Tapos, jeep by jeep yung pumupunta. Tapos, yung pala, fake sila ng mga SSS. Mga pensyonado kasi yung market ko. Tapos, meron kasing parang agent sila na dinadala doon. Tapos, may napeke yung mga dokumento. Mm-hmm. So, hindi ko nahalata for the first month kasi may payment sila. So, ang ginagawa ng mga ahente, kunyari may dinala silang kliyente, no, yung mangungutang, kukunan nila yung komisyon, hati sila. Mm-hmm. Yung part nun, ibabayad din doon sa utang ng iba. So, parang hindi ko nahalata kasi sabi ko, parang nagbabayad naman. Until, actually, the second month, nahuli ko na. Magkano na tangay sa'yo? 2.5 million. Mm-hmm. At mula noon, ay naging financial teacher ka na. Tuto kuya doon sa mga pagkakamali kasi alam mo ang talagang nakita ko sa mga Pinoy, napaka-creative ng utak natin pagdating doon sa mga bagay na manloloko ka. Kasi alam mo kuya, yung bang kahit na lahat ng sistema in place, yung mga napag-aralan ko, ibinuhos ko na doon, pero talagang makakaisip at makakaisip pa rin sila ng paraan para makalusot. Tsaka ang isang nagiging susi dyan kung minsan, doon sa mga iba na naloloko sa pyramiding and things like that, yung nagagahaman. Easy money. Nagagahaman kasi sa kikitain kasi easy money, di ba? Kaya yun, nawawalan din sila. Oo. Sige, pagpatuloy mo. So, at yung panghuli natin, hindi ba yung... Wala nang gusto magpautang. Oo, kasi talagang masama na yung ating record. Mm-hmm. So, bad yung credit standing natin. So, wag na po nating hihintayin na umabot tayo sa wala na tayong mautangan. Kasi pagka ganon at nagkaroon tayo ng emergency or kung kailanganin natin ang kapital, hindi na tayo makakapangutang. Mm-hmm. At meron tayong formula para dyan. Okay. Yung formula natin for financial trouble ay yung pag ang ating income is less than expenses, may kakaroon na tayo ng tinatawag nating bad debt. Mm-hmm. Or kung yung ating expenses ay greater than our income, so rin yon, bad debt din yon. Mm-hmm. At pagka tayo, kung mapapansin natin, halos lahat ng ating signs ay tungkol sa pag-utang, di ba? Tungkol sa bad debt, yung bad debt is equals financial trouble. Yan po ang ating formula para talagang, parang ibig sabihin niya talagang sagad na tayo sa utang, baon na po tayo. Mm-hmm. So, yon. Mm-hmm. Advice na lang, Ninang, sa mga kasambahay natin para maiwasan itong pagiging financially troubled. Oo, sa ating mga kasambahay at sa inyong lahat, kailangan po ay huwag tayong gagastos ng higit sa ating kinikita. Lagi po lamang na kailangan ay we should live within our means. Ngayon, kung kulang po yung ating means, ay gumawa po tayo ng paraan para madagdagan yung ating kita at magtipid po tayo. So, yun po. Ngayon, kailangan nating sa susunod ay pag-usapan yung tungkol naman sa good debt. Kung paano yung bad debt ay magiging bad debt. Ay, maganda. Ay, magiging good debt. Yun. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ninang Riza Matibagbuyat. Siya pong ating financial advisor, teacher, then, Thursday morning, di ba?
Yes. Maraming maraming salamat po. Thank you, Ninang. 7:43 in the morning. Say hi, Aaron. Bye. Hi. Say hi to everyone. I'm gonna love you. Wow, hello. Like I'm gonna lose you. Okay. I'm gonna hold you like we're saying goodbye. Standing, take it for granted. Yeah, oh, Aris. healthy lifestyle for today, Kikay. No, kanina nagsalad tayo ng tomato. Ngayon, ito pa explain po natin kung ano ba yung benefits ng ating tomatoes. So, ito po yung ginagamit natin kadalasa sa ating mga niluluto, lalo po yung mga ginigisa, o kaya yung mga salads po natin. O kaya naman, ako nung bata ako, kumakain talaga ako ng fresh. Di ba? Pagkano, sausaw mo lang ng konti sa may konting asin. Pwede na. Pero ang ating pong tomatoes, mga kasambahay, alam niyo po ba na meron po yung 34% na vitamin C? Wow. Meron po yung 24% na biotin. And of course, may 16% na vitamin K. Oh, yes. 12% na copper. At may 9% pa na Jeggs na fiber. May fiber din pala yung ating ano. I like Jeggs. Lycopene. Wala dyan na. Hindi nakalista yung Jeggs eh. Pero itong benefits nito, Jeggs. No? Mm-hmm. Maganda yan para sa ating buto. Fruit ba yan? Fruit. Alam ko, Jack, fruit sabi mo, di ba? Tomato is a fruit. Oh, it's a fruit. Yan. And sabi po ni Chef, fruit po yan. Ha? At maganda po para sa ating balat. No, kaya minsan ginagamit nga po ito sa mga spa, di ba? And then meron po siyang magandang effect sa ating vision. And then para po sa panglaban po sa ating cancer, maganda po. Again, it boosts the immune system. And of course, yung mga chronic pain, nakakatulong po for cardiovascular support, pampaganda ng buhok. And of course, para po sa mga naninigarilyo, so dapat pala eh, meron po pala kayong kinakain fresh na tomatoes kasi nga po because of the antioxidant property na mababawasan po yung kanyang side effect ng ating mga lason, yung chemical galing sa ating cigarettes. So ganun po ang ating tomatoes, ganun po kaganda effect, Diego, ng ating tomatoes. Ang ingay kasi diba, yung diba, sa likod. Diba, Harris, ikaw, mahilig ka sa mga halamang ano, mga pati mga ano ba totoo ba yung merong tawag nila na ashwagandha? Ashwagandha. Ashwagandha. Ashwagandha lang alam ko, kuya. Kagaya ko ako ashwagandha ako eh. Ashwagandha. Ashwa ko maganda. Ah. Hindi. Kaya talaga. May ashwagandha talaga. No word. Nandi na. Alaman. Na ingredient ng ano. Kasi, pakita mo, meron ba? Ashitaba, meron din, di ba? Ashwagandha. Hindi, ashitaba is different. Ayan, ashwagandha, oh. Ay, alam ko yan. Ayan, oh. Ayan. Alam mo yan, Nina, ano yan? Nakakita ako niyan sa Benguet. Ng ashwagandha? Oo, ganyan-ganyan. So, hindi ko alam kung anong pangalan yung pala yun. Oh, nasa loob siya ng daw. Ashwagandha. Ay, kuya, fruit ba yan, kuya? Parang ganun siya eh. Ano. Kasi one of the ingredients nung ano, meron kasing, di ba, may mga lefty burn, may mga ganyan, eh, no? May mga lefty gin. Yung mga fat burning na ano, yung ashwagandha. Ayurvedic. Ayan, no? Powerful herb yan. Oh. Sa mga Ayurvedic healing. At pala. Isa daw yan sa mga pinanggagamot nila sa mga may erectile dysfunction. Oh! Oo. Ano yung pinapahid ako, kuya? Nina. Aware ka doon? Dok, kailangan ko daw. Kailangan mo daw? Yeah. Alam mo. Pero mga yung kabon. Hindi kasi siya herb. Ginagamit siyang ingredient ng ano, para dun sa, hindi ko alam. Kasi parang sinasabi nila na ano yan eh. Sinasama nila dun sa mga herbal capsules, di ba? Pampastimulate. Oo. Tsaka ano din siya, yun yung sabi nila eh. Kaya ang tinatanong ko nga siya dahil herbal daw yan. Ngayon ko lang na-encounter, kuya, yung ashwagandha. Oh, kasi tinignan ko yung mga ingredients nung fat burner na isang ano. Indian ginseng. Kasi itatry ko sana yung ano, yung lefty
Lefty Gen. Lefty Gen. Eh, tinignan ko yung mga ingredients. May mga ganun pala. So herbal pala parang, siya ko yan. Indian herbal. Ginseng nila pala yan. Rejuvenating properties. Botanically, ginseng and ashwagandha are unrelated. Oh, pero, ashwagandha. Additional, ano yan? Talaga naman eh. Talagang, pero yan, ano yan? Gamit nga daw nila para sa mga... yung merong erectile dysfunction. So, pwede siya replacement sa mga sildenafil, kuya, yung mga gamot na for ED. Pwede, no? Hindi ko alam kung it will be that effective, kung effective siya talaga. Kasi yun, depende rin sa potency ng ano. Oo, tsaka siguro kung ano yung mix, ano yung mixture na ginagamit nila, papano nila. Nasa napunta si Jun? Asa si Jun? Ay, nahanap kita eh. Oh, yan, yan, yan. Ano pa yan? Hindi, kasi... meron. Ashwagandha? Eto daw. Hindi, merong ano... Kayo ba na-experience na ninyo yung mga babae na naglalakad kayo, kayo mag-isa may umakbay sa inyong bigla? Yung kapatid ko din. Yung inakbayan ka ng lalaki or what? Or parang nang... yung alam mo yung mga nangaharas, di ba? Si Ambo. Wala pa naman. Wala pa naman. Wala pa naman. Yung, alam ba, naglalakad kang ganyan. Lalakad kang ganyan, bigla kang inakbay na ganun. Wala pa naman. Ginanyan lang ka. Oh. So, madalas, ano na yan eh. Hindi, mga haras na. Yeah. Yung iba naman, minsan, mayroong patalim. Yes. So, ibigay mo na, di ba, yung mga ganun. So, it depends. Okay, pagka mga babae, etong... eto tinuro ni Bong sa akin. Mm-hmm. Bong? Sino bang Bong? Bong. May Bong tayo siya, dito. Pagka ano, nagsusumbong siya eh. Oh, yan. Pagka daw, inakbayang ang ganyan. Uy, huwag malakas ah. Hindi. Papagawa ko nga kay Rina. Papagawa ko nga kay Rina eh. Okay. Hindi, huwag mo nga ganun or what? What po yan? Hindi, inakbayang ka. Ang gagawin mo daw, dalawang bagay. Isang paganya, pabaligtad, isang papunta dito. Mm-hmm. So, ito yung isang papunta dito. Dandanan lang natin. Kaya wag dito ha, may brace ako. Ang gagawa si Rina. Okay. Gagawin ni Rina, i-execute ni Rina. Pero, ang gagawin mo daw ganito. Ikot mo tong kamay mo dito. Yan. Pag ikot mo dito, atakin mo dito. Yan, kiklip mo to, sabay, ito, ilalagay mo sa likod ng batok niya. Sabay hatak. Ang lakas na, kuya! Oh, ikaw naman eh. Hindi, kuya! Ang clip mo, tapos? Oh. Hindi, kuya! Sige niya. Oh, hindi, kuya! Ang lakas nun! Oh, ikaw naman eh. Hindi, kuya, malakas talaga! May kasunod pa eh. Hindi ko lang ba? Dandaan natin. Dito. Ginawa. Ito daw. Ayan. Para pag hindi mo itutuloy na ibabagsak, dito mo sa lubong. Mm-hmm. Hinawakan mo ganon, hinawakan mo dito, sa lubong mo din. Bababa mo to, sasalubong mo sa mukha. Sige, kuya. Ganon, di ba? Eto, sa lubong sa mukha. Ayan ha. Pero, usually, binabagsak yun. Pero kuya, ba't ganon talagang... Hindi, di ba? Pagka ganon. Nagaganon ka talaga. Hindi, kaya nga, pag ginano mo, pag hinatak mo dito. OA naman to eh. Hindi, kuya, totoo tayo. Wala na, outbalance ako, kuya. So, isa yung kabila. Ito naman yung kabila. Yung kabila naman, dito mo naman kukunin. Tapos, dito mo naman nahatakin. Tsaka mo dito gaganunin. Pero, mas maganda pa rin yung sa harap kasi pasubsob para makatakbo ka na. So, hatak. Bagsak lang. Takbo na. Ayaw pala tumayo. Rina, try mo nga. Sige, kuya. Sige. Ito, mas malaki. Kaya pagka, no, kunin mo yung flow. Pag kinuha mo yung flow, pag hatak mo, kunin mo yung flow niya. Para hatak dito sa likod. Sige. Sige, akbay na. Yan, may libreng akbay ka pa. Dito, di ba? Oh, yan. Ay, sorry. Outbalance niya ako, eh. Pag-aarala ko bumagsak. O kaya, magaling ka. Yes. Lakas. Ayos, ha? Ang galing, kuya. May tutunan ka, kaya. Nakaka-outbalance ka talaga. Outbalance ka. Imagine ko, paano kung hindi ko ka-height? Ma-outbalance ka ba? Ako, kaya. Whoa.
Ah, ganun mo, mga subukan mo kay ano, subukan mo kay Harris. Go, Bong! Go, Bong! Ano mo ba yan, kuya? Bong ko yan. Si Bong. Si Bong? Si Bong. Ano mo ba yan? Bong na rin. Ano mo ba yan, kuya? Bong na baro? Sabi ni Harris, kuya, Bong na pangalan niya. Ah, Bong? Pero hindi niya daw niya alam kung bakit. Kasi tinawag siyang Bong, tumingin siya. Ah, ganun ba? Bong? Siya kayo sabihin daw ng Bong. Tapos, hindi ganun ba? Nakalimutan ko po eh. Baliktad. Tatay-tay ka naman. Oh, pare. Dito. Pare. Yan. Takakin mo yung ganyan. Oh, tapos yung, yung kabila, yung kamay mo. Atak mo sa batok. Ikot na. Oo. Puta mo na? Oo, ha? Oo, ha? Dito kasi sa, ano, bang sa paa. Sa paa, paa kasi, di ba? Mag, ano, para mga OA lang yan. Pala. Kayo, eh. Okay, mga kasampahay, syempre, alam mo naman, we always end the day with something... Good! Okay, ito nga mga kasambayan, ang gusto ko ibahagi sa inyo, di ba? Syempre, alam mo naman, dapat prepared. Gusto ko ikwento sa inyo mga kasambayan, ang kwento ng isang Good Samaritan at bicycle driver na umani ng papuri sa social media. O, di ba, bonggang-bongga. Ito nga, ano, ayon sa hindi na pangalatang netizen, mga kasambahay, papasok siya, ano, sa San Jose Elementary School upang tapusin ang ilang paperworks. Dala-dala lamang ang kanyang bag, laptop, at isang paper bag na may brand new cellphone sa loob. At sa sobrang pagmamadali niya, hindi niya namalayan na naiwan pala niya ang paper bag sa loob ng tricycle nitong si Manong Rodrigo Cervantes. At dali-dali siyang lumabas ng paaralan, pero hindi na niya naalala ang mukha ng tricycle driver na naghatid sa kanya. At dismaya ang netizen na ito dahil mukhang malabo na niyang ma-recover ang paper bag, kaya bumalik na lamang siya sa loob ng paaralan. At laking gulat na lang niya, mga kasangbaya, nang biglang dumating ang tricycle driver, ang tricycle driver, dala-dala ang kanyang paper bag na naglalaman ng bagong telepono. O, di ba, mabuhay kayo, Manong Rodrigo Cervantes ng Barangay San Jose, Hagonoy, Bulacan, dahil kayo ay may ginawang something good! Ano yun? Meron din siyang something good. Kasi kahapon, nag-Uber ako. Tapos yung Uber, di ba, ilalagay niya doon, i-end niya yung trip, tapos lalabas doon yung fare mo. Eh, ang tagal, kasi malilate na ako for IAB. Tapos, sabi niya, sige ma'am, pumasok ka na. Nagbigay na ako sa kanya ng 150. Sabi niya, sabi ko, sige, okay na, keep the change na lang kung may sukli pa, no. Tapos, tinext niya pa ako, tapos inabot niya pa sa security guard natin yung sukli ko, na 115 lang pala yung fare ko. Tapos, tinext niya pa ako na, ma'am, 115 lang po, ganyan-ganyan. So, inantay niya pa and all. Anong name so, yung driver? Raymond yung pangalan niya. Hindi ko malala yung last name niya, pero yung tinext niya pa ako. So, yun. Kasi maraming salamat sa'yo, Raymond, ah. Pero yun ang magandang i-promote natin palagi. Sabi nga natin, di ba, walang mabuting gawa na magbubunga ng masama. Kaya, siguro, every day, parang lahat ng pwede natin gawin na mabuti, gawin natin. And every chance that we have, let's do good. Kaya, isang good thing ngayon ay dapat na pasalamatan mo yan. Rina, ito kuya, please come and witness the undefeated. Rina. Parang, ah, ganyan yung ano, parang baka gusto mo basahin, back to script. O kaya, sana tinutong mo na, Rina, casual plug. Hindi ko sasabi mo, Rina, so sinala ko, Rina. Nakita niyo, Rina, casual plug, di mo binasa yung casual plug. Please come and witness the undefeated the Philippines' first culinary competition for the DEF on April 29, 2016, Friday at the Chef's Den, Seaman Village, Dasmariñas, Cavite. The undefeated was founded in collaboration with Chef's Den Culinary Institute, one of the Philippines' leading advocates when it comes to educating and employing deaf people. Yeah. Kuya. Oh. Ayan na, kuya. Di mo binasa yung kadugtong. Hindi, kuya, sinalo ko lang yung Rina. Talaga may pekatwiran pa rin. Hindi mo talaga. Pagkatwiran mo. Ano pangalan nung ano? player ba ng tennis ba yun? Ha? Ah, si Ana, kuya. Ah! Si Ana.
Sige, si Anna. Ay, 7:58 na sa mga nagtatama po ng relo. Of course, kasama nyo kami dito sa programang Good Morning Kuya at sa programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Rason. Bukas po, sana Friday pa lang naman. Makasama pa rin namin kayo. Have a nice day ahead. God willing ay magkita-kita tayo sa araw ng kinabukasan. At madinig pa din namin ang pagbati nyo ng isang... Good Morning Kuya! Ito ang programang Bawal ang Pikon! Get It Straight with Daniel Rason.